Double G. Back to program, mga kaibigan. Pagkatapos tayong winaswas ng bagyong Ulysses, patuloy pa rin tayo ngayon. Although on very informal program now, dahil talagang sobrang bugbog kami with the going around para i-monitor yung mga pagkatama ng bagyo, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. At medyo napuruhan tayo dito at ang mata talagang hinagip ang ating maliit na republika ng Nueva Ecija. And talagang mamaya, bibigyan natin ng assessment ng mga kung ano yung mga pangyayari. You'll see lots of this mamaya, mga kaibigan. In the meantime, let's welcome also my co-host na puyat din, Shane Tolentino. Yes, Sophie, sa maganda at mapagpalang umaga sa iyo and also sa lahat po ng ating mga viewers for today. Live na live po tayo, mga kaibigan, na maghahalip po ng mga informasyon sa ating mga kababayan, no? Pero ito ang ating lamang sa Nueva Ecija, kundi sa buong mundo na nanonood po sa ating programa. Maganda mo na umaga po muli. Ako po si Faith at hindi na makakasama po ninyo. Talaga nga naman sobrang tindi ng pinsala po na itong si Bagyong Ulysses ito sa ating pinsala po. Okay. Mamaya, kailangan po natin yan yung partial. Ang dami po po pagdating sa ating kultura, infrastructure, and all WP para sa kaalaman po ng ating. Yes, that's right. That napakarami pong actually, the last time na bagyong tumama dito sa may area nito was bagyong, was it Sandy? Ano ba ang pangalan ng bagyo na yan? Yung ganitong klase daw mo, pinipa na katanda ko yung si bagyong Sandy. Yes, that was grabe. But now, medyo tumataas pa rin mga kaibigan ang tubig sa iba't ibang parte because of the Sierra Madre Mountains na talagang patuloy na talagang umuulan pa rin at bumababa na paunti-unti, no, mga kaibigan, yung ating mga tubig na ibinuhos, no. Although ang Pantabangan Dam, mga kaibigan, is still safe. Huwag kayong mag-alala, hindi magpapakawala ng tubig doon. At walang marami walang kasi mga false alarm double P na inihahatid sa social media. So, wag po kayong maniwala po dun sa mga sabi-sabi na nagpakawala ang Pantabangan Dam. So, still safe pa rin po ang ating Pantabangan Dam, mga kaibigan. At malayo-layo pa ito mula po dun sa spilling level. Kaya po mamaya po yan ang sinatin sila sa ating live dito sa ating programa. Kung ano na ba yung level? Pero ito, as of 9 AM double P, ang level pa lang ng ating Pantabangan na Dam is 200.92 meters as of 9 o'clock in the morning. So, still safe at ang spilling level because ang spilling. Now, explain natin, no? Kasi yung spilling level is 221, right? 221 meters, mga kaibigan. So, lilinawin ko lang ito kasi marami yung detect. Nako, yung Pantabangan ho ba magaganito? Well, natural po yung concern natin dahil meron tayong malaking dam na ano, na nandiyan dyan. Pero mga kaibigan, ang spilling level ng dam is 221 meters. May mga linya yan na nakalagay dyan, no? So, ang present situation ngayon, Shane, ay 92 meters. Okay, lagay na natin kunwari sa 201. Kasi 200 ngayon and 0.92. So, 201 meters. So, ibig sabihin may 20 meters pang natitira. Mga kaibigan, gusto ko lang ilinaw sa inyo, no? Gusto ko lang maging malinaw dahil para umabot sa 221, matagal pa ho yan. Dahil kunwari halimbawa, no, may isang bagyong dumating dito, bumuhos talaga ng ulan, katulad nitong bagyong Ulysses, ang pag-uusapan lang natin, 2 or 3 meters lang ang itataas. No? Bagyong Ulysses na yan, isipin mo, 2 to 3 meters ang itinaas, mga kaibigan. So isipin mo, kung 201, may isang pang bagyong dumating, magiging 204, 221 ang spilling. Pero may isang pang bagyo, 207, isang pang bagyo, 210, isang pang bagyo, 213. Napakaraming bagyo pa kung kailangan dumating na palagay ko
medyo ano, medyo mahirap pang ang ano, ang mapuno 'yan, 'di ba, Shane? Kaya nga yung pangangamba ng maraming tao, pati na rin yung mga nanonood outside of Nueva Ecija, kailangan niyo maintindihan 'yon, no, na ang Pantamangan is the biggest dam in the Republic. Talagang napakalaki po, lawak, masyadong malawak yung dam, Shane. No, so yes, sobrang na ano, kumbaga, syempre, kapag may nagpakalat na maling impormasyon, matatakot at matatakot ang ating mga kababayan. So, sana pa maiwasan po natin yun at ipinapaliwanag nga ni Gopi dito sa ating programa. Yun po ang as of now na status po ng ating Pantamangan Dam. Yes, so, kaya nga sa sobrang lawak, kahit bumagyo yung angat, hindi ka agad tumataas. Kesa yung maliit lang yung dam, tapos bumuso ang tubig, mas gumaganong ka agad. E since ang Pantabangan Dam ay talagang malawak, ang akyat niya is by 1 meter, is malaking buhos na ng ulan yon. 3 meters is super daming buhos na nun, like Ulysses. Ang bagyong Ulysses, may mga dalang mga ulan yon na ano, na may dalang ulan na bumuhos sa Pantabangan, Shane, pero ang itinaas yata mga 3 or 3 point something meters as of the moment. So kaya nga mga kaibigan, ano, talagang malayo pa ang spilling level ng Pantabangan Dam. Kasi marami nangangamba dyan, mga parting lower portions, no? Like Rizal is one of the first ones, Llanera, hanggang Gimba, pinag-aalala yan, mga kaibigan, ang Pantabangan Dam. So anyway, ang typhoon natin ngayon, Shane, mukhang umiska po na pa West Philippine Sea, no? Di ba? Opo. Nandun na po siya, gabawang si Bagyong Ulysses na nangaranta ng sobra dito sa ating lalawin. Ang daming mga kable ng kuryente. Kamusta naman sa inyo, Shane? Kamusta sa San Isidro? Kwento mo ha. Eh, sa San Isidro, gabawang doon sa may pinaka-highway po, doon sa may bandang sa RJ, doon po, talaga daw may mga binabaha po kasi yung lugar po na yon, maybe sa drainage. And also yung marami po talaga mga nagliparan din na yero doon sa gawi po namin. At yung mga mabababang lugar po doon dahil nga po may ilog sa likuran po, double P, eh talagang ano, binabaha po talaga yung portion na yun. Pero agad naman pong action ang ginawa ng ating barangay kapitan po kung saan po inilikas din po ito mga tao po nito para nang sa ganon, mga kaibigan, ay maging ligtas po ang ating mga kabarangay po dyan sa barangay malapit. At hindi lamang po sa barangay malapit and also sa mga barangay po na nasasakupan po ng ating bayan ng San Isidro. And also ang Mayora Vina Lopez naman po pinabukasan po ay binisita po yung mga kabarangay po niya dyan po sa San Isidro kung saan nagpanghati din po ng tulong ang ating Mayora dyan sa San Isidro Raga Ecija. At hindi lamang po sa San Isidro, kundi lahat po ng mga mayors, nakita po natin na nag-broadcast po ang ating Governor Oye Umali ay tinawagan po niya isa-isa rin ang mga mayor at ito po ay gising at talagang binantayan po ang kanilang mga kababayan po na nasasakupan po mga kaibigan. Kung saan naghati din po sila ng tulong at talagang inactivate na rin po nila yung mga evacuation center po nila nang sa ganon ay ligtas ang kanilang mga kabarangay. And also sa Gabaldon ang double P, ito si Mayor Jobby Mata po, ay talagang hindi po yung tari natulog. And lahat din po, and even si Mayor M. M. Pascual ng Dupan City, sila Mayor Trina Andres ng Rizal, and also lahat po, Mayor Arvin Salonga ng San Antonio, kasi track po ng bagyong Ulysses po talaga, is yung 4th District double P, and tatamaan din po ba, dito po ba? So yung po mga mayor, mga alkalde natin, eh talaga nga namang todo bantay po dito sa bagyong Ulysses. Yes, that's right. Yung bagyong Ulysses talagang ano eh, pero buti na lang, ako kahit papaano, no? Kasi I was expecting na magiging super laki pa ang damage. Dahil nung nakita natin yung bagyo,
20, no? So mamaya, yung talagang idinump niya dito, maraming tayong mga videos and pictures that you will see as reported by sa mga ating mga ano, mga kababayan dito, no, mga kaibigan. At talagang wow, super ang baha. Ay talagang nagsara, maraming kalsada, Shane, no? You're aware of that, no? So ngayon, we verified also with MDRRMO, no, mga kaibigan, dito sa Zaragoza, kung bukas ang Zaragoza La Paz spillway. Yes. Yung dyan, yeah, open siya. Open pa raw. Open. Okay. Oh. Sa mga kababayan natin, sa mapapunta, sa may lapas ng Lakdawa P, no? So yes. Open po. Nakakadaan po. Any sasakyan niya Lakdawa P, any vehicle? Yes, so itong according to the MDR mo kay Carmen Morales ng Zaragoza, no? So monitored nila nasa 3.5 meters. It's above normal pero passable pa rin. Alam niyo po yung Zaragoza crossing sa La Paz sa mga Novo Ecijanos, marami po kayong alam niyo po 'yan. Eh talagang minsan kahit maaraw doon, umaapaw ang tubig, no? Kasi yung tubig na 'yan ang gagaling sa malayo. So dumadating yan, dadaan dyan, papuntang Pampanga area. So umaapaw yan sa mga sa side ng La Paz area. Doon umaapaw. Minsan, hindi na passable by small vehicles. And there was a time, even trucks hindi kinaya dahil sa sobrang lalim po ng tubig na umaapaw. No? So bago maubos yan, maybe depende sa ulan na ibinuhos, it will take time. So minomonitor po ng TV48 para sa kapakanan po ng mga manonood natin ngayon. Kasalukuyan, plano niyong bumiyahe, passable po ang Zaragoza La Paz Road. Pero above normal po, ano? So hindi siya sa normal level, nag-above normal po. So just be aware po sa ganon pag gagawa po kayo ng plans. May balita ba tayo, Shane, about the National Maharlika Highway going to Bulacan? Lalamin natin siya ng Double Peak kung nakakadaan din po tayo. Nakakadaan po yung mga sasakyan po. Kaya as na, wala pa po tayo info. So, alamin po natin daw. Maybe well, matawagin natin. Can you please check, no, yung ano, I need to know, no, according kanina, possible daw. But we will verify that. It is possible, no? And I believe we're checking NLEX kasi as of yesterday, nung bumagyo, not possible. Lumubog lang sa may Bukawi area at pinay-U-turn lahat ng mga sasakyan para makabalik sa kanilang pinanggalingan. Hindi sa paruroonan, kundi ang pinanggalingan. So, we will mahirap give you... Mahirap kasi Double P na, ano eh, mahirap kasi Double P na inisuba mo mismo yung sasakyan mo. Meron na ako kakilala eh. Sinabihan na sa programa po na nila Gop Oyi na hindi, not passable po itong dito sa may San Leonardo, Gapan po, na highway. So, bumaan pa rin po ang sasakyan, ang kotse. Ayun po, tinirik po siya, mga kaibigan. So, kung matibay-tibay ang makina ng inyong sasakyan, eh, kung hindi matibay ang makina ng sasakyan, ititirik at titirik po kayo niyan, mga kaibigan. Kaya, huwag po nang matigas ang ulo. Pag hindi pa kasinabi po, not possible, huwag na po kayong duman. Kasi isa pa po kayo sa mga ire-rescue. Marami po mga kaibigan ang nangangailangan din ng tulong po ng ibang mga MDRRMO na ngayon po for sure alam kong puyat po sila, mga kaibigan. Okay. Kaya huwag po matigas ang ulo. Eh, matigas. Mag-bound ho kayo ng bangka. Ay, buti sana yung sasakyan mo, may dalagang bangka dun sa itaas ng bubong, di ba? Pagdating dun, tatawid ka. Actually, mga kaibigan, marami dito sa Nueva Ecija ang ganon. Hindi lang, kahit sa Marikina, nakita ninyo. Talagang, lalo na dun sa may, ano to, Provident ba yan? Provident Village? Yung laging popular na village na sa Lubugan, no? May kaibigan ako dyan na may bahay dyan. Naman sila Double P? Yun, lumalangoy yung hawk kasalukuyan. Hanggang ngayon. Ang labanan ng baha doon, mga kaibigan, hindi lang sa ano, ha, umaabutan ng second floor. Minsan sa bubugan ka na, bubong mo ng bahay na may second floor. Ganong kataas.
So, yung meron ngayon, din ako double P na nakita. Ano? Nasa bubungan na. Pusa. May ginagawa. Lahat. Iba naman yon. Iba naman yon. Pero alam nyo mga kaibigan. Trending yun ha? Later on, you'll see. Marami tayong mga pictures sa mga dumadating. Thank you for those who shared their mga pictures. At saka yung mga ano nila, yung mga what you call these videos, no, mga kaibigan, that they share with us, no. At mamaya pupuntahan natin yan. We will not be having, mga kaibigan, so kasi since ang coverages namin have been consistent, hindi kami muna magbabalitang unang sigaw ngayon. And as a matter of fact, mga kaibigan, isa-separate po namin ang balitang unang sigaw. So we will announce to you kung kailan po ang balitang unang sigaw na lalabas. No? There will be a reprogramming ng schedules po dito. So yan mga kaibigan. Pero anyway, Shane, alam mo, marami rin nagtatanong, nag-inquire. That's why we want to talk to you, mga kaibigan, sa inyo tungkol dito sa mga situation ngayon dito sa ating bansa at sa labas. Ikaw ba, ano mangyayari kung bibiyahe ka kunwari ng States? Ano ba dapat ang procedure? Pwede ba ako umakyat ng Baguio? Ano nga ba mangyayari? Pang ganito. So, yan ngayon ang mga situation as to whether ano ngayon ang standing normalcy ng bawat bansa o hindi naman bawat bansa, karamihan ng mga bansa at saka yung mga situation ng ating republika kung ikay pupunta. Tulad ng Tagaytay, ako ay nagpunta ng Tagaytay recently, mga kaibigan, for a meeting. At dun sa Tagaytay, marami nagtatanong sa akin, uy, pwede na ba pumunta? Pwede na ba ganito? You know, Shane, maraming hindi nakakalam whether ano eh. Kasi yung mga iba nasa lock-in mode pa. Kumbaga, parang gera, di ba? Walang labasan. Kasi kalabang COVID-19. Walang labasan. Diba ba? Kaya, no? Okay. Ikaw, double pitatagal ka doon? Well, kailangan ko magtrabaho to start with, mga kaibigan, katulad ng mga iba na nandito. Pero aside from kailangan mo magtrabaho, sometimes may mga instances na kailangan kang lumabas. Like, kailangan bumili ng pagkain, mga stocks mo, mga ganito, may ayusin ka from the hardware. At aside from that, yung work. Although yung mga iba, work from home, kung ang trabaho mo, pwede. Pero pag nurse ka, hindi ka naman pwede nasa computer, hindi ka pwede yung work from home. Kailangan ka pumunta. Ang doktor, kapag consultant, pwede pa. Work from home, o yan. Ano nararamdaman, pati nga, o di, ano yung hawakan mo na yung cellphone, nag-uusap kayo ng ganyan, kunwari, halimbawa, pagkatapos, pati nga ng tilaok mo. Mm-hmm. Pwede ba yan, Shen? Tilaok dapat, mo, patingin nga. Dapat. Umala ka sa internet mo, baka mamaya, bali na. Kaya lang, usually, pata ganyan, nataka-focus na. Blurred na yan, double T. Ayun na nga. Hindi, pero kaya nga, yan na ngayon ang new normal. Diba? Doktor mo, pwedeng mag-consult. So anyway, online, mga kaibigan. So is Tagaytay open? Yes! Bukas po ang Tagaytay. Pwede o kayo bumiyahe doon. Wala akong checkpoint. Pwede o kayo mag-check-in. Pwede na o kayo pumunta sa mga restaurants doon. Ayan, pwede. So that's one. So, yung mga iba, pwede na pala. Ayan, pwede. Kaya lang, mga kaibigan, may kaya lang doon. Anong kaya lang? Grabe ang traffic. Lalo na pag weekend. It takes 1 hour from Santa Rosa to Tagaytay. Sa grabe ng traffic. Yung pa-uwi, minsan inabot pa ako. Pero kung walang traffic, double P, how long ang itinatagal bago ka makapunta sa Tagaytay? Depende kung saan ka galing. Kung galing ka ng Tugigan, layo nun. Grabe ka nila. Pero doon sa pinasabi mo daw ako isang tagal na tumagal ka nila sa isang oras. Santa Rosa na. Yung pataas lang na gano'n. Ayun. Pero Santa kung Rosa, walang traffic, ilang oras dapat? Ha? Well, usually 10 minutes lang yan. 15 minutes na sa taas ka na. Because of the traffic, ang dami. Maliit lang yung kalsada. Pero anyway, Baguio. Katulad ng Baguio City. Ikaw ba, pwede na? Umakyat? Shane?
Opo, double P, pero ang dami double P na kailangang ano, kailangang i-provide ng mga turista natin diyan. Syempre, gusto rin naman natin yung ano mamaya, maging ang mamaya, Baguio City maging secure sila diyan. Yes, mati-take up natin mamaya ang Baguio City. Pero mga kaibigan, sa mga nanonood natin, 'di ba? Ang ating ano, alam niyo ba na 54 na ang bilang ng mga bansa out of 100, ilan ba ang bansa natin? 196, 198 na mga ganon, na ang destination sa mundo, ha, ay nag-lift na sila ng mga restriction sa border. Kasi gawa nga nitong COVID-19, sinara lahat, ha, at ngayon nagbitaw na ng salita ang mga iba. There are already na 198, there are already 54 countries na nagbukas, Shane, di ba? And yan, announced by the Department of Foreign Affairs nung last November 2. So pwede na po bumiyahe yung mga maraming mga countries nagbukas, tulad ng mga Brazil, nagbukas na yan. Meron pa within mga areas natin. United States din, Dawati. Yes, and United Arab Emirates, kasali yan. Kung gusto mong puntang Rwanda, Senegal, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Uganda, yan, nagbukas na yung mga yan. At marami pang iba, no? Azerbaijan, Belarus, Croatia, at nagbukas na yung mga ito para makabiyahe kayo. Shane. UK, United Kingdom din, Dawati. Nagbukas yes. na rin sila. United States, United Kingdom, Cambodia, nagbukas na rin. Dati sarado yan, no? Pero meron mga iba pa with restrictions. So of the 54 countries, no? Shane, may listahan ka dyan, di ba? Let's read it. Yes, sige. Okay. Ito yung mga bansa, mga kaibigan. Okay, kasama sa mga na mga nag-lift na ng kanilang mga border restrictions para sa mga Filipino travelers, itong Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Brazil, Dominican Republic, Ecuador, Guam, Hawaii, Jamaica, St. Lucia, United States, Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, French Polynesia, ayan, double P, and also Laos, Maldives, Micronesia, Mongolia, Pakistan, Papua New Guinea, Timor, Belarus, Provincia, and Turkey, Ukraine, United Kingdom, Benin. Egypt. Egypt. Oo. Yeah. Ethiopia. Ethiopia. Oh, ayan. Iran. Kenya. And also Malawi, Nigeria, Senegal, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, United Arab Emirates. Yun po ang ating 54 mga kaibigan na bansa po na nag-lift na ng kanilang mga travel restrictions sa po. Yung okay, border yeah. Pero may mga ano, may mga kaibigan, may mga requirements yan, ha? Importante, meron kang of course the usual visa mo, hindi pwedeng wala, at kailangan na may return trip ticket ka, which is always needed, a travel health insurance. Pag wala ka ng mga yan, no? At saka declaration mo of health. Talagang pag wala yan, medyo baka magka-problema ka. So please check balik kung bibiyahe po kayo either for work or for tour, check very well. I-check po ninyo yung requirements sa pupuntahan ninyo kasi baka mabalandra kayo. And make sure wala ho kayong sakit. Pag may sakit ka, tabi ka talaga kagad at talagang ika-quarantine ka nila. I-take, kunwari, may stopover yung sasakyan mo. Nag-landing muna kayo sa isang lugar bago kayo tapos meron kang fever. I-offload ka. Offload. Kasi double P, opo, balik din sila, double P, kung saan sila nanggaling, di ba? Kaya nga mas mainam, isundin po natin itong mga health yes. protocols din po nung mga bansa po na nag-lift po ng border restrictions nila. Yeah, that's right, mga kaibigan. Kaya nga, be careful. Kailangan i-check nyo po na maigi. Meron mga iba talaga bumibiyahe na, no? Hindi na talaga yung katulad ng lockdown COVID days. Eh talagang lockdown. Talagang walang biyahe. Period. Ngayon, nagbukas na pa.
na po, even ang Republika ng Pilipinas, no, kung may kamag-anak kayo galing abroad, o kaya kung sino man na darating, ito po ang may i-share namin sa inyo para maunawaan nyo po kung pwede o hindi pumasok sa ating bansa. Diba, Shane? Pwede na ho, nagbukas na po ang Republika ng Pilipinas, pero ito po ang mga patakaran. Pinapayagan po pumasok sa bansa ang mga Filipino nationals. Pag ikaw ay Pilipino, at any time, pwede kang umuwi sa bansa. Walang restrictions, pero dadaan ka sa mga procedures. Quarantine, pre-checking ka, yung mga ganun. Dadaan ka talaga. Swab test. Pwede kang pumasok at any time. Now, pinapayagan din ang non-Pilipino. Lalo na kapag foreign spouse o kaya mga minor di edad na mga anak, no, na lalo na yung may special needs ng isang Pilipino. Nakuha mo, Shane? Ang asawa, pwedeng umuwi. Kunwari, asawa mo, Amerikana, pwedeng pumasok. Pwede. Subject din sa following rules. Ganon din yon. Pero dapat asawa niya, Pinoy. Siyempre, yon. Dapat asawa mo, Pinoy. Pero yung non-Filipino o kaya foreign parent na foreigner ng minor di edad na Pilipino na bata na below 21 years old o kaya yung bata with special needs, regardless of age, pwede yon, mga kaibigan. Tapos, yung mga accredited, mga kaibigan, na mga government at saka international organization officials at saka ang kanilang mga dependents. Kunwari, World Health Organization, kaya yan, pwedeng pumasok. Kasama yan sa agreement, mga kaibigan. Tapos yung mga non-Pilipino foreign seafarers na may 9C visa. Alam na ng mga ano yan, yung mga... mga seafarers natin kasi, dyan. Kasi bumibiyahe yung mga yan eh. Diba? Yeah. Tapos, mga non-Pilipino, mga foreign nationals with eligible long-term visa. Yan, alam rin nila yan. Pwede yan. Tapos, dapat, Shane, ang mga turista ay may valid at existing visa. Valid importante. Visa. Importante yan pag pumasok ka sa kanyang time of entry sa Pilipinas. No? Normal yon kahit naman walang COVID. No? At ito pang masaya dito, dapat merong kang pre-book na accredited na quarantine facility. Pre-book. Pagpasok mo ng Pilipinas, sabihan nyo po yung mga kakilala ninyo, pagpapasok sila, meron kang pre-book, nakabook na accredited quarantine facility. Meron listing yan, mga kaibigan, pag ika'y kukuha naman ng ticket at pupunta sa Pilipinas, pwede nyo inquire ang listing kung ano ang mga hotel, kung yung mga pwede mong pagtirahan as pre-book, mga kaibigan, na quarantine facility. Tapos, meron kang pre-book din, naka-book na, no? Na accredited din, mga kaibigan, na COVID-19 testing provider. Importante daw po, bago sila umuwi sa mga pamilya nila, yung swab test result nila is negative. Hindi pinapayagan WP. Siyempre, automatic syempre, na yun. Pag positive ka, automatic talaga, hindi ka palalabasin. Mm-hmm. Automatic yan. Sabihin, positive ka eh. Hindi ka pwedeng paikot-ikot sa bansa. Ganun. Yes, WP, kasi meron tayong mga naging kaso niyan before din po na talagang kahit nasa Maynila sila, doon nila pinipili rin na magstay at hindi na WP sila umuwi muna sa mga pamilya. Kaya nga, usually sa mga OFWs po natin WP na tatapos yung kanilang bakasyon dito sa Pilipinas sa pagka-quarantine lamang po. Kaya yung ilan, sasaglit lang sa kanilang mga pamilya and then again, magka-fly back na po ulit doon sa mga trabaho, yung bansa po na pinanggalingan nila. Sa mga OFWs naman, mag-inquire po kayo sa mga ano ninyo, sa respective offices ninyo. Depende kasi kung anong bansa ka nang gagaling ang magiging requirements sa inyo po, no, ng mga OFWs. Ngayon, sa mga tao naman na gustong bumiyahe papuntang Baguio City, ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina, Shane. Dahil ang Baguio is one of the tourist spots talaga na talaga kung saan ay dinadayuan talaga ng mga turista, no? Lalong-lalo na mga kaibigan
ha, nung wala pang pandemya. Nung magkaroon ng pandemya, nag-shutdown po ang Baguio, no? Talagang hindi po. Pero nung October 1 ay inanunsyo na po nila na Baguio City ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na opisyal nang binuksan muli ang lungsod sa turista diyan sa Baguio City, no? At tinawag nila ito sa Ridge to Reef tourism ng programa ng sa Pilipinas na magbukas, kasi alam niyo mga kaibigan, marami na nahihirapan dahil sa lockdown at talagang kailangan magbukas na. So ngayon may mga umakyat na rin sa Baguio, pero kailangan mong mag-book sa bisita. Ang tawag diyan ay visitor information and travel assistance, no? Kung saan system, kung saan maaaring mag-book ang mga turista na nais bumisita sa Baguio City. Ang steps para sa bisita, mga kaibigan, visita, yan, makikita niyo po, ay una sa lahat, chain, anong kailangan? Tumingin ng mga tour programs ng mga tour and travel agents para sa mga accredited sa DOT, Shane. Tapos... Yes, and yung mga turista, papayagan lamang, sir, sila na bumisita. Papayagan bumisita lamang yung mga residente mula sa Region 1, mga turistang walang health conditions, sintomas at exposure sa COVID-19. At hindi rin, WP, pinapayagan ang mga buntis. Kung ikaw ay juntis, tiis-tiis mo na, noot ka mo na sa mga YouTube, mga pwedeng puntahan din sa Baguio. So, dito muna kayo pinapayagan. Hindi nga, oo. And pangalawa, kailangan magpa-test sila yung 17 hours prior to Oh, medyo may ano yung sound mo lang, Shane. No? So 72 hours prior sa travel, kailangan magpaano ka. At pangatlo, magpa-schedule ng visit ng kanilang website sa visita.baguio.gov.ph. No, mga kaibigan. Tapos, yung mga requirements, mga valid ID, kailangan may dala ka, current photo, confirmed itinerary, meaning may booking ka, at resulta ng iyong COVID-19 test. Kailangan yan, meron din. Makaka-receive ka ng confirmation via email or QTP na aprobado na ang inyong travel. Yan ang requirement just for Baguio, no? As a matter of fact, mga kaibigan, no, maaari kang pumunta sa hotel at ipascan ang may QTP nga, yun ang ibibigay sa inyo, eh. So, kung ayaw nyo yung hassle na ganyan, eh wag muna kayong bumiyahe, kasi mahirap kapag bibiyahe ka with all the hassles na nangyayari, mga kaibigan, tungkol po dyan. Dahil talagang napakahirap po kapag medyo yung mga requirements na yan, eh ma-hassle ka. Wag na, di ba? Mag-relax ka na lang muna dito kung nasaan ka. Sa Boracay, actually, pwede na rin bumiyahe sa Boracay. Simula noong October 1, ay pinayagan na rin yan at maaaring domestic travel, no? Pilipinas, Pilipino, punta kang Boracay sa mga gusto pong pumunta, no? At ang mga pwedeng bumisita sa, ay ang mga residente sa Boracay ito, no? Na mula sa lugar na isinilalim sa GCQ. GCQ at MGCQ na may negative PCR test, swab, yung inaano sa ilong, no? Result. Yan. Tapos, wala naman age limit, mga kaibigan, ang mga pwedeng bumisita sa Boracay. Isa lang ang entry point na ginagamit ngayon sa Boracay through Airland at Sea. Ang Katiklan Airport ay nagpapatupad ng one entrance, one exit. So, tapos, kailangan may PCR test ka pa rin. Kailangan negative ka 48 hours bago ka bumiyahe sa Boracay. Stricto po ang kanilang quarantine, no? At kailangan naka-pre-book ka sa hotel o anuman resort na iyong gustong puntahan. Tapos meron kang health declaration mula sa aklan.gov.ph, no? Napaka-komplikado. At hindi naman required ang travel pass mula sa PNP at IATF. Hindi na po kailangan yon, no? Ang kailangan naman ay laging sumunod sa social distancing pag nanduno kayo, pagsusuot ng mask at paghuhugas ng kamay. Yan mga kaibigan,
ang sa Boracay. So in the new Boracay, mga kaibigan, ay talagang not only nilinis, kundi tinamaan din ng restrictions ng COVID. Kaya ngayon, medyo maluwang-luwang po ang Boracay ngayon dahil aside from mahal ang ticket at maraming ayaw sumakay sa eroplano dahil baka mahawa ka, yes, there is a possibility. Pwede magkahawaan sa eroplano dahil nasa loob ka ng eroplano siya yun eh. Yung hangin doon, sabi nila, ay hindi, nafifilter yan. Ha? Nagsa-circulate lang din daw, Pidenta. Oh. Ayan, pero there is a filtration system. No? Sabi nila, very high, highly efficient daw ang filtration. Pero sa akin, sa tingin ko, medyo ingat-ingat lang pag may time, mga kaibigan. Buti sana kung tulad ka ng kaibigan kong si Captain Bueno, si Jetong, na nanonood ngayon. Mga kaibigan. Oh, sila lang nasa loob ng aeroplano, wala nang iba. Cargo eh. So, ibig sabihin, pag lumilipad, walang mga ibang pasero. Sila lang. Oh. So, in social distancing, sa laki ng 747 na yon, eh napakaluwang naman nila, eh kahit nasa cockpit, no, pwede naman na magkahiwalay rin naman sila na kaganon. At saka, iba yung passenger aircraft. Ang passenger aircraft, alam ko, may requirements din na one seat apart. So, Shane, ang ticket mo, mas mahal. Kasi hindi nila napupuno katulad ng dati. Doble so, presyo daw, Papi. Ha? Doble presyo nun. Yeah, minsan tumataas, mababa. Pero mataas ngayon. As compared dun sa dating panahon na ikay bibiyahe, eh talagang napakadali sana bumiyahe. Kaya lang, wala na mga kailangan ng mga restrictions nung wala pa yung COVID. In relation to COVID, I hope and pray yung Pfizer who, di ba nag-report tayo dyan tungkol sa BioNTech na ginawa. Alam nyo, isang mag-asawa ang responsible dyan sa paggawa ng COVID-19. We will feature them. They're not Filipinos. Pero yung mag-asawa na yan is really sila ang parang pinaka majorly, parang major na nag-invent no, dyan sa mga companies na yan ng COVID vaccine. At yung vaccine ay 90% effective, mga kaibigan, and as a matter of fact, 90% on third trial. Meaning, malawakan yun, Shane. Alam mo naman, malawakan na trial yun. Marami na doon. Walang nagkasakit. 90% effective, mga kaibigan. So, mataas yun. Mataas na mataas yun. Now, alam ko, dito sa Pilipinas, as far as I'm concerned, alam ko si Mayor Isko Moreno ordered 250 million pesos worth o kaya mga 5 million US dollars worth, mga kaibigan, ng COVID-19 vaccine ng Pfizer, mga kaibigan. So, vaccine na yan, eh kapag nakipag-ano na sila, areglo na sa Pfizer, eh, ayon ko, Shane, magpapa-injection ka ba? Kunwari, ikaw ay nando doon sa Manila. I-try muna natin sa iba na, Wopi. Pero meron na nag-alabot. Ayan natin. Na parang malapit-lapit na na into 100% pa pwede daw, Wopi, itong sa Pfizer na to. Yes. Well, we will see. Di ba? We will see. Ako, sila muna. Ako, ilag-ilag lang lagi. All the time. Hindi lang pag may time. But all the time. Ingat, no? So, siyempre, wala naman perfect na pagyan, no? Pero at the best, no? Vitamins, vitamin D. Di ba? Yun naman ang kailangan natin, Shane, eh. Vitamin D. Yes. May ininom ako ang tinatawag na quercetin at saka zinc. Yeah. Totoo yun. No, so vitamin C, inom ka. Of course, the regular B12, no, yung mga ibang vitamins. But, you know, kailangan mong magbasa, manood in YouTube ng mga leading doctors, mga researchers. Yan ang ginagawa ko. I follow them para malaman. Kasi, alam nyo, mga kaibigan, diabetic ako. At saka ako'y high blood or hypertensive. So, dalawang comorbidities yun, mga kaibigan. By the way, good morning to my lovely wife, Star. Good morning po, Ma'am Star. She's watching now. At sa anak kong si Paula. Mga apo ko.
nanonood, si Bover and Paolo. Anyway, good morning sa inyo, no? At saka dyan sa sila Puti, yung mga sila Grace, nanonood silang kasalukuyan, no? Anyway, good morning, just on the side. But going back, mga kaibigan, read about mga vitamins and minerals na kailangan, because COVID-19, mga kaibigan, is still very much present. Pataas pa nga sa ibang bansa. As a matter of fact, sa Spain, sumisirit ang COVID-19. Sa United States, tumataas ang kaso ng COVID-19. So let's hope and pray na itong vaccine ng Pfizer in partnership with BioNTech SE, that's from Germany, mga kaibigan, Pfizer Philippines and BioNTech of Germany, sana yung sinasabi nilang nag-work, 90%, fingers crossed, syempre, tignan natin, no, kung if it's it will continue, na sana maging ganon talaga. Sa mga nagbabalak naman, Shane, pumunta ng Thailand, ano ba ang patakaran doon sa Thailand? Ito naman po sa Thailand, Double P, inanunsyo na po ng Transport Minister ng Thailand na si Saksayam na handa na po ang Phuket, Thailand, ang Thailand top foreign tourism destination upang tumanggap ng mga turista mula sa ibang bansa. Kanilang inilunsad ng special tourist visa para sa mga long-stay tourists na nais bumisita sa Thailand. At dito, Double P, ito ang kanilang paraan upang ibang muli po yung industriya dito sa Thailand, dahil alam naman po natin, simula po na nagkaroon ng COVID, ay talagang ang ekonomiya po ng bansa ay totally bumagsak. Nakahanda na umano ang Phuket International Airport at ang kanilang mobile love trucks ay kayang mag-test ng 578 na turista kada araw. So, yan po kailangan po dyan. Man po umano ang i-designate upang gawing alternative na quarantine facilities para sa mga turista. Napagkasunduan din, Double P, ng opisyal ng Thailand na gawin na lamang ng 10 days ang quarantine para sa mga taong dadating sa kanilang bansa para ma-assure din ang safety ng mga tao rin po doon. At pagkatapos ng 10-day quarantine po nila ay imo-monitor ng mga otoridad sa loob ng 4 na araw at kailangan sumunod sa physical distancing rules at pagsusuot po ng mask. Ang ani ng Public Health Minister na si Nutin, malaking parte ang turismo para sa bansang Thailand upang makabangon muli ito sa ekonomiya. Yun, kasi apektado din, mga kaibigan, no, ang pagbiyahe dyan dahil din sa COVID-19 ang Thailand. Kaya nga, binaba na rin sa 10 days, pero hassle pa rin siya, di ba? Hindi mo mapapansin. Ma-hassle pa rin yung tao sa biyahe. Kaya nga, mahirap din yung sitwasyon. Until talaga mag-normalize na perfectly, na wala na talagang kailangan gawin. Yon. Yan ang napaka-importante. Pero nandiyan pa eh, COVID. Sa Europe naman, ang Europe, medyo as of October 22, mga kaibigan, ay ilang bansa pa lamang ang pinapayagan makapasok sa Europe, no? So, ang Australia naman, Japan, New Zealand, mga kaibigan, Rwanda, Singapore, South Korea, Thailand, at Uruguay, kahit ang bansang China, mga kaibigan, ay temporary namang isinuspinde ang non-essential o kaya leisure travel o papasok, no? So, mga kaibigan, yung mga yan, medyo controlled lang. Hindi nila, you have to inquire, nagbabago po yung kanilang mga requirements. You have to go to, mag-inquire kayo by on-net, no, online sa kanilang embassy o kaya sa consulate. And alamin nyo po per country kung ano pong target countries ninyo ang latest requirement, because they change from time to time, mga kaibigan. So, suma total, katulad yan, sa Estados Unidos, Shane, ano bang rules nila, di ba? Per state yan eh. Hindi isang buong US itong rule namin. Bawat state may kanya-kanyang rules, Shane, no?
Yes, at ang travel restrictions naman dito ay per state sa United States. Ibig sabihin, depende lamang po ito sa isang state kung magre-restrict sila ng travelers mula sa ibang lugar. Pero as of November 3, mga kaibigan, 32 US states ang walang statewide travel restrictions na nangangahulugang maaari mag-travel ang mga residente ng isang state sa kabilang state. At habang 18 namang states ang may travel restrictions na kinabibilangan ng Alaska, 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 Hawaii, oh. Daw. Oo, oo. Masarap yan eh, WP, you know? Hindi, joke lang po. Gatas pala yung masarap na yan, WP. Hindi po, joke lang po yun. At Kansas, ayan, Kentucky, Massachusetts, ayan, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Pennsylvania, ayan, no? Washington, D.C., WP. Yan yung mga states po na may travel restrictions. At para naman sa mga travelers na manggagaling sa ibang bansa, nagsagawa ng assessment ang Center for Disease Control and Prevention ng U.S. para i-categorize ang bansa. Sa kasalukuyan, mga kaibigan, ang Pilipinas ay nasa highest level o level 3 na may high risk ng COVID-19 dahil nasa 300,000 cases sa tayo. Pero bumaba po, WP, yung active cases. So, check natin maya-maya po kung ano na yung status natin pagdating dito sa COVID-19. But for now, nasa highest level or level 3 po ang ating category or high risk po tayo sa COVID-19. Para sa mga turista na manggagaling naman po sa Pilipinas o ibang mga bansa na nasa level 3, kinakailangan nilang mag-quarantine ng 14 days. Ito po sa mga gustong pumunta, kailangan po nyo mag-quarantine ng at least 14 days o magbigay ng negative result para sa PCR test na isasagawa sa loob ng 72 hours. Depende sa state na pupuntahan nila, magbabase ang restrictions nila bilang isang turista. WP. Yan yung ating ano sa ating US, mga kaibigan. At pumunta naman tayo, WP. Sa US kasi daw po yan yung mga bansa na may travel restrictions at mga bansa yes, naman yes. Na nilif na rin daw po. Yeah. Oo nga. So in sa US, alam mo ang US mga kaibigan ay talagang grabe ang tinaas ng COVID. Titigas kasi yung ulo ng mga iba. Parang may sariling Biblia din daw po. Hindi, iba talaga utak nila doon. Iba. Patas lang yan ha, baka sabihin ng mga ibang Amerikano, masyado naman ako. Hindi, iba utak nila, iba utak natin. Ang Pilipino kasi mas masunurin. Kasi pag sinabing magmask, isipin mo nung election, tignan nyo mga kaibigan ha, andun si Trump, ha? Andun naman si Biden. Si Biden nakamask, si Trump hindi. O ano to? Si Biden naniniwala dapat mag-mask, si Trump naman hindi. Yung mga followers ni Trump, hindi rin nagmamask. Ang tingin nila, niloloko lang, meron pa kang sinasabi, ano raw to, plandemic o kaya mga ganon. Paano magiging plandemic yon? Eh, yung kaibigan ko recently, walang pangalan, namatay dahil sa COVID kasing edad ko. Hello, di ba? Nahawa siya sa anak niyang doktor. Oh. Yung doktor umuwi, hindi naman sinasadya ng anak, hindi niya alam meron siya, nahawa ngayon. Eh, pwede rin mangyari sa akin yon. Pwede mangyari kahit kanino. So, COVID, mga kaibigan, is real. It's totoo. Now, kung saan ang galing, yan, sa China. Yan, sinasabi ni Trump, China virus, naniniwala ako doon. Talagang galing sa kanila, China virus talaga yon. So, pinangalang lang COVID-19, dapat China virus. Para nang sa ganun doon, akin opinion yan mga kaibigan, it's not racial. Dahil it only signifies kung saan nang galing yung sakit na COVID. So dito sa Pilipinas, totoo po ang COVID-19. Huwag ho kayo, parang wala naman. Hindi ha, pag tinamaan ka, meron pala. Totoo yun Shane. It's a US, yung mga iba, ang tingin nila, ba't ako magmamask? Yan, si Trump yan. Ganun ang takbo ng isip niyan.
Si Biden naman, mask. Kaya iba eh, ibang interpretasyon nila ng freedom. Sa Pilipino, may freedom, pero machunurin tayo, machunurin mga kaibigan. Oh, double P. Pagsasayawin, pagdadamuhin, may mga ano, may mga parusa double P pagka nahuli ka, na ano, nahuli ka na hindi ka nakamas, wala kang face shield. Double P, may mga parusa yan. Pasasay- gusto mo pasayawin ka? Double P pagka nahuli ka. Hinuhuli talaga ng mga police, double P. Which is, dapat talaga maging disiplinado tayo. Dahil, sino ba kasi ang maapektuhan din, kundi ito rin ang ating gobyerno, double P, dito ba? So, alam mo, kailangan sa YouTube, maging masunurin. May, sa YouTube, may napanood ako sa Palawan, nangyari. Ano nang ginawa sa mga nahuli? Quarantine, chinek, yung ganito. Eh, marami sila sa loob ng kotse. Eh, di, siyempre, may pagka Bisaya doon sa lugar niya. So, nag-aaway yung police doon sa checkpoint at saka yung naka-short pants na may-ari ng sasakyan. Yeah, but we, I follow rules. Eh, mga ganito, nasisigawan sila dahil sa rules and regulations sa quarantine. Sa COVID. So, ini-enforce dapat masunurin. Sumunod, pinababa yung isa, eh, sinaka, you want me to arrest you? You want me to arrest you? Yung mga gano'n, nag-away sila, naging viral yan. Ayoko ko nakita ninyo. Eh, hindi ko na ipalalabas dito, mga kaibigan. Masunurin ang Pinoy. So, mag-mask na lang tayo. Actually, Shane, ang totoo, a mask, hindi naman ikaw ang pinoproteksyonan noon. You're protecting the others. The others. Okay. Oo. Kasi, syempre, lalo na double P, kasi pagka may ubo, sipon ka, may mga tao rin double P na di natin alam kung nananadya rin, meron ng ubo at sipon, di naman din nagsusuot din ng mga mask, ng mga mask. So, alam kailangan ba, maging responsable rin tayo sa sarili natin. Pag nasa restaurant ka ngayon o kaya sa supermarket, nako, pag gumano ka, lahat ng tao. Lalayoan ka na. Totoo po yun. Magiging sensitive na po lahat. Kasi po, syempre po, ikaw nga, nag-iingat ka. Bakit yung ibang tao hindi nag-iingat? So, ibig sabihin, pagka hindi ka nag-iingat, ibig sabihin, maapektuhan mo pa rin po yung mga nasa paligid mo. So, kaya ang sinasabi po natin, kung kayo po ay may ubo, sipon, ay kailangan nyo kung talaga kinakailangan na pumasok or what, is mag-mask po tayo. Pero usually po sa mga opisina, minsan double P, hindi na rin po talaga sila pinapapasok for, para rin po sa, ano eh, para po rin sa pagiging safe din po ng lahat, double P. Sa mga nanonood, no, nakita niyo yung Shane, ang galing mag-explain. Wala ka ba plano tumakbo, Mayor Shane? Kaya double P. Hindi po. Kasi po, ano po yan eh. Yeah. Which is totoo po kasi. Pagka nga lumabas ka double P eh. Talaga mayroon po akong nakita, hinuhuli po talaga ng polis. Talagang hinuhuli sila. Lalo na pagka nakita menor de edad, double P. Yes. Ayun po, huli ka. Pero wala kang takas. Alam niyo, ito, katulad na ito, sa Israel, nag-umpisa na sila magbukas dati, nag-shutdown. Napaka-importante kasi ng bansang Israel, mga kaibigan, dahil marami po sa atin nagpupunta sa Holy Land. Andyan po ang Bethlehem, maraming mga religious spots, no, for one's belief, mga kaibigan, pagdating dyan. At planong buksan ng domestic tourism din doon, mga kaibigan, ng bansang Israel na ilang resort city doon sa Dead Sea. Yan yung pangalan ng dagat na nasa tabi nila na tinawag nilang Special Tourism Area. Pero unti-unti pa lang, inquire po with the consulate para malaman ninyo. Ang Australia, napaka-stricto po ha. Very strict. And they, but they plan to reopen, mga kaibigan, ang kanilang border sa holidays. Etong Christmas siguro, plano nila yung mga, ang tawag nito, planong buksan lahat ng areas ng Australia. Maliban ang Western Australia bago ang December 25. Ang Western Australia, very strict po. At talagang only to Australians lang ang pwede pumasok with rules pa, Shane, sa Western Australia. Ganun ang ano nila, ang patakaran nila. Ito, naka-focus yun sa mga Australians na kailangan umuwi sa kanilang hometowns doon sa Western Australia. Pero kung Australian ka, pwede ka umuwi at any time sa Australia, pero may rules pa rin.
So stricto pa ang tourism doon. Saudi Arabia is going to allow foreign pilgrims, yung mga nagpi-pilgrimage to Mecca. Mga kaibigan, sa Mecca, yan, pagpupunta ka ng Mecca, yon ina-allow yon. Pero, again, there are certain rules bago ka pumasok Saudi Arabia, yung mga foreign pilgrims na gagawa na tinatawag nila na Umrah. No, mga kaibigan, isang Islamic pilgrimage to Mecca yan. No, nagsimula nung November 1 at pinayagan nila, nag-issue na ang Ministry ng Hajj, mga kaibigan, and Umrah. Ito ay salita nila ng preventive precautionary measures na kailangan sumailalim sa quarantine ng 3 araw. So sa mga kapatid na Muslim, yan po ang sa mga pilgrims, pagdating nyo sa bansa, kailangan nilang ipakita na may negative result kayo ng swab test o tinatawag na PCR test. Yan, mga kaibigan, ay napaka-importante. Dati, Shane, buti nga, nagmura-mura na yung PCR na yan. Dati, 8,000 ang PCR, pang mayaman lang. Ngayon, pang mayaman pa rin. Kasi, 4,000 pesos, mura na yung 3,500. At fortunately, mga kaibigan, pag kumuha ka ng PCR test, walang 6 months to pay. Depende sa hospital. Kasi yung mga ibang hospital naman, nagpapakredit card. Wala. Kaya usually ang iba, rapid. Ang ginagawa, pero rapid test lang daw po. Ayan, mga kaibigan. So, yan, no, so far. We'll update you, mga kaibigan, more sa mga pagbiyahe. Pero the best is check with the consulate, mga kaibigan, kung anong requirements para hindi po kayo ma-hassle sa pagbiyahe. Kasi kapag bumiyahe po kayo, napakarami pong requirements, iba't ibang bansa, iba't ibang requirements. Pero definite pong requirement ang swab test. Meron na ako kakilala daw po, P. Swab test? Pumunta ng Baguio. O anong ginawa? Pinaswab muna sila. O, yun nga. Kaya nga sabi ko sa iyo, ihanda ninyo. Pero negative. Ihanda ninyo ang mga ilong at tilaok ninyo. Masakit din ha. Nakakainis. Para pa ba double P yung feeling na na-feel naman na ba double P yung habang kumakain ka, bigla kang nasamid o tapos bigla kang inubot tapos pumasok yung kanin sa ilong mo? Kadiri mo. Oh! Sorry po sa mga kumakain. Hindi, kasi mas masakit pa daw po doon. Hindi, nakakainis. Very, kung sa English, ano bang tawag doon? Nakakairita. Sa Tagalog, yes. Sa English, parang it's not irritable. It's parang discomforting. Hindi, parang... Hindi ka komportable talaga na meron mo isang bagay. Sino ba naman yung komportable? Sinaksak ba naman yung ganong kalalim sa iyo? Kung may mga lumabas pang mga... Okay. Kahiyaya ka na. Ay sir, may malaki ako kayo. Yan. So anyway, yung pala yun na na-collect double peanut ganon. Oo nga. Yung pala ang na-collect. Oh, yun. So, napakahirap talaga, no? Parang may nabalitaan ako na tignan natin, may bagyo bang padating? Parang may nagpo-form na naman kung saan-saan. Pero meron cold front na nasa taas po ng Pilipinas. That's a storm killer. Ibig sabihin, pag may cold front, mas mababa ang chances for a storm. No? So anyway, 48, no? And kami, we are monitoring very well kung anong situation. Pero going to Nueva Ecija, makikita natin. We have something to share with you, mga kaibigan, mga tinamaan at nasalanta, mga kaibigan, dito ay talagang grabe ang ulan na ibinuhos dito sa Nueva Ecija na nasalanta, no, mga kaibigan, at we can see some of the pictures right now, Shane, no? Ito. You know, Dupina ba yan?
I think so, because napakaliit na nilagay nilang sulat na hindi ko mabasa, mga kaibigan, pasensya. Nagagaling na mga gumawa na ito. As of 6 o'clock in the morning, double three. Yes, 6 o'clock. I think this is Dupinga. Dupinga, no? This is the, sa Gabaldon yan, bayan ng Gabaldon, mga kaibigan. No? Can someone assist me to read the very small characters na nilagay, ah, na napakagaling para wag mabasa. O yan, ano nakasulat? Dupinga. Dupinga, tama. Dupinga River, very chocolate na po ang kulay dahil gawa nga na galing sa bundok, mga kaibigan. At medyo nakita nyo po yung bundok, mabibilang nyo po yung puno. Try to restore this. This has been damaged for since the 70s, mga kaibigan. This is Sierra Madre. Yung nakikita niyo po, our mountains, part of Sierra Madre. So ito po ang tubig na rumaragasa from Dupinga River, no? Yan. And yung tubig na yan that you see will go to the low-lying areas like Cabanatuan and the 4th District area. Yan, magkakaroon po dyan, no? So anyway, iyan ang mga ibinagsak ng bundok, mga kaibigan. On the right side is a landslide. Yan, nakikita nyo po, nag-landslide pa yan at sometime because of the rains, no? Other pictures that we have, mga kaibigan, ay makikita nyo po. Shane, are you on line already? Yes, yeah. Next double P is yung Palayan City to Bongabon. Ayan, yes. Tama ba tayo? Ayan, Bongabon, right. Ito yung sa Bangkeruhan Bridge. Passable na po siya, mga kaibigan, as of 8 o'clock in the morning, mga kaibigan. So, yan po, kasi po, nung kasagsagan po nung bagyo talaga double P and kahapon, hindi po siya nadadaanan. So, ngayon po, as of 8 a.m., passable na po yung Bangkeruhan Bridge dyan po sa Palayan City to Bongabon. That's yung right. Yung going po, pupuntahan ng Bongabon, Yabaasia. Okay, and then next one. At kasama pa rin po dyan, yeah, itong Singalat, ang Bravo Bridge going to General Natividad. Not possible to, mga kaibigan, as of 8 o'clock in the morning. Yes, mga kaibigan. At syempre, ito po ay as of, not possible po to as of 8 o'clock in the morning. Itong Singalat, Bravo Bridge. Going to General Natividad. Sa mga kababayan po natin na papuntang General Mamerto Natividad, ayan po wag po muna kayong pupunta dahil ito po, kasalukuyan po namin ipinapakita po yung bridge po nitong Singalat Bravo Bridge po sa inyong mga FB accounts and then sa television po ninyo. Yan po ang kalagayan po as of 8 o'clock in the morning. At kasama rin po natin siya na ipapakita rin po para sa update din ng ating mga kababayan. Itong Manaknak Cabo Bridge. Ayan. Konting-konti na lang double P. Konting-konti na lang. Ayan. Pero maano pa lang. Kumbaga, mataas-taas pa rin pala. Kumbaga, how many? Ayan, Cabo Bridge. Kaya sa mga kababayan po natin, mga residente po dyan, ano na lagay po as of this moment po. Pero ito po, kuha po kasi natin ito, morning po ito, mga kaibigan. Morning, mga 8 o'clock in the morning, mga kaibigan. Alam mo, minsan also, nagiging problema rin yung kabo na yan, no? Ato sometimes, dahil minsan ragasa rin ang tubig dyan, nagsasara din yan. Pero at least now, it's open, no? That's in the morning of today, mga kaibigan, mamayang hapon. Mas ki-clear up pa yan, mga Novo Ecijano, so you will know as to ano hong sitwasyon ng ano na yan, ng bridge na yan. Pero as of this moment, Shane, okay siya. Okay ang kabo. Okay. Bridge, no? Okay, nadadaanan po natin sa pagkakakita po natin dito po sa ating footage po na ipina-flash po ngayon. At susunod po dyan, WP, itong Val de Fuente Bridge, Cabanatuan City. As of last night po ito, is it, this is morning. Last night, oo, ito'y morning, 7 a.m. Oh, ito'y latest, pero no last night, Double P, meron din tayo ipapakita maya-maya lamang. Pero ito'y latest natin, 7 o'clock in the morning. Itong Val de Fuente Bridge dito sa Cabanatuan City. Ay, clear siya. Sa ngayon, natadaan siya. Oo.
nadadaanan pa siya mga kaibigan. Ayan. Pero ang so, taas na daw, Poppy, ah. Oh, mataas siya, siyempre. Ang daming tubig na pumuso. Pero at least, pinagdadasal nga natin na sana hindi siya umabot. Na huwag na umapaw. Oh, na huwag na umapaw. Pero mga kaibigan, ha? Eka nga, kung sa Ingles, we're not out of the woods yet. No? Kasi patuloy pa rin ang pagbaba ng tubig galing sa mga bulubundukin. So wala pa ho tayo. Pero, you know, chances are, medyo pwede na tayo. Siguro ang dasal natin ay umeepekto na na wag nang tumaas pa muli, no? Dahil sa mga may pabugsok-bugso na ulan pa ang nangyayari. Kung hindi man lang umuulan dito halimbawa sa may party natin, pero doon sa may bulubunduki ng Sierra Madre ay patuloy pa rin umuulan, mga kaibigan. Kaya medyo abangan natin yan, no? So tumutok lagi sa TV 48 para dyan sa programang Double P, mga kaibigan, para malaman nyo rin ang latest tungkol dito, no, sa sitwasyon ng mga ilog at saka mga kalsada. Tapos dito sa Maharlika Highway sa Cabanatuan City, as of 12 midnight yan last night. Ayan daw mo, Pee. Grabe, no? Ito ba? Bayan, ano bang ano to? Ayan. Hey, may McDonald's Maharlika area, alam niya. McDonald's. Oh, yan. Oh, yan. Hanggang yan. Pinasok na po, opo. Oh, meron na kaming reporter na lumangoy dyan. Pero, para makunan po yun. Some of those are sent to us by mga courtesies na nandiyan dyan. Nilagay namin. Maraming salamat po sa pagpadala ninyong pictures at sinishare natin sa mga manonood natin para makita nila ang sitwasyon. Nagkaroon rin po ng medical emergency kagabi sa Kapitan Pepe na nirespondahan ng CDRRMO Cabanatuan City. At sana naging maayos ang pasyente na yan. Hindi natin alam. Basta nadaanan na pinicturan, pinadala po. At dinala po sa hospital, and I hope okay na po yung patient na yan. We don't know, mga kaibigan, kung ano ang kanyang sitwasyon or medical emergency niya, no? Sa Cabanatuan City, Shane, makikita natin ang mga binahang lugar, mga pictures. Binahang lugar dito, Double P. Oh, isa na nga dyan, itong Villa Luz Mabini home site. Yeah. Makikita po natin, ayan, binaha po yung lugar po na yan, Villa Luz Mabini home site. And ang Villa Luz subdivision as of 7 o'clock in the morning. Kasama rin po dyan na binaha. Opo. At nariyan din po, ito yung mga nakita rin natin, ang mga nagpasa po ng mga pictures, at dumibot din ang ating crew kanina. Itong William and Valina Street at Wasur as of 7 a.m. Binaha rin po sila dyan. Makikita po natin, lubog po ang bahay. Tapos yung mga puno po, no? Meron din po ako nakita na dito rin sa Cabanatuan City, nabaksakan po ng puno. I don't know kung anong puno yung nabaksakan. Nabaksak yung kanilang bahay. So, yan po sa William and Valina Street at Wasur, Cabanatuan City, as of 7 o'clock in the morning po. Valina Street. Valina Street, yan. Maraming lugar po dito sa Cabanatuan na ganyan, no? Ayun ko kung ano na nangyari, pati Kapitan Pepe rin, di ba? Marami na ang lubog doon. Ayun ko kung ano nangyari doon sa drainage center at system na inano ng Bank Fund. May funding yan, eh. Ayun ko kung ano nangyari doon, no? Pero talagang itong sitwasyon na talagang maraming lugar na lubog. Barangay Isla at saka Riz de Lis, mga kaibigan. Sa isla daw, Double P, ano eh, tao eh. Ayan, hanggang isla. Naging isla po. Sa isla po, ayan ang sitwasyon. Nako, makakalungkot sa mga iba. Nako, yung mga tinamaan ay talagang, you know, alam ko, yung hirap na dinadaanan. Hirap na dinadaanan ng mga yan, mga kaibigan, ay talagang sobra dahil gawa nga ng baha
mga kaibigan, na ano, na idinulot ng bagyong Ulysses, mga kaibigan. Shane, and ang susunod naman, Shane. Yes, itong Barangay Bonifacio, kung saan nilangoy yata ng isang crew natin daw dito sa Barangay Bonifacio. Nagkatubig din daw sa kanila daw po. As of 7 o'clock in the morning po ito, ito pong nakikita po ninyo sa inyo mga television. At yes, at syempre, dito po sa ating San Jose Norte naman, as of 8 a.m. naman po itong nakikita po ninyo. As of 8 a.m. San Jose Norte. Oh, San Jose Norte, yes. That one. Wow, grabe rin. No, mga at, kaibigan. Punta tayo sa bayan ng Santa Rosa. No? Opo. So, tumalo na tayo dito sa bayan ng Santa Rosa, sa bayan ko rin. Isa sa mga bayan na inuuwian ko rin, Dopo P. Ayan, sa La Fuente. At sa San, sa La Fuente, Santa Rosa, ere po, ayan. Dumaan po dyan si Alan Palancino kanina. Ayan, at makikita po nga, ayan, sila po yan. Kanina, at sinubukan nilang idaan talaga yung kanilang sasakyan po dyan. Dopo P. Pero sa mga ano, ewan ko lang, good luck na lang, sana hindi po kumatibay-tibay yung mga makina ng mga sasakyan nila. Pero ayan po, makikita po ninyo. Sa La Fuente po yan, mga kaibigan. At sa Santa Rosa Bridge naman po, as of 6:45 a.m., ito po ang lagay ng Santa Rosa Bridge. Okay, yan ang lagay ng yung Santa. We will have Amber Salazar in a while, mga kaibigan, live, no? And we'll see kung ano pong situation sa weather. Pero in the meantime, tuloy natin muna to. Yan, Santa Rosa pa rin yan. Kaya, thank you to Alan Sana naging konsehal. Alan Tolentino, wherever you are, sir. Magandang umaga, magandang umaga sa inyo. Salamat sa inyo. Salubok, ube jam. Pinadala, no? Strawberry jam. Baha pa rin sa ano, magpapalayok kanina, no? Opo, sa San Leonardo. As of 9 a.m. po itong kuha po na ito, mga kaibigan. At sa batong ano lugar na ito? Ayan. Baha, magpapalayok, San Leonardo. Yes. Nueva Ecija. Sa mga nanonood na hindi ninyo alam kung bakit magpapalayok, alam ko ang history niyan dahil talagang gumagawa dyan ng palayok, mga kaibigan. Kaya nakilala at naging barangay magpapalayok. Shane. Yes. Di ba? Eh, isipin mo kung nari pangalan ng barangay mo, Barangay Madaldal. Walang tatalo sa kadaldalan. Ibig sabihin. Pwede mag-reporter. Chismoso lahat ng mga tao doon. Madaldal. Pero kailangan ha. Dapat yung ano, yung ating yung ibabalita ay yung tama, hindi yung may maibalita lang. According to Trump, fake news. Kita mo ha, ganun na si Trump. Pero anyway, mga kaibigan, we'll have a report from Amber Salazar na kasalukuyan ay nasa Old Capitol Building, mga kaibigan. Nakipag-coordinate rin sa PDR, RMO, mga kaibigan. And let's find out what's the latest when it comes to weather. Amber, come in. Amber. Ayo, nakita na. Amber. Yes, Double P, Shane. Nandito nga tayo sa Old Capitol, Cabanatuan City. Dito po sa ating likuran. Makikita nyo po na nakasampay na ang mga ginamit na mga vest, rescue vest ng ating pong PDR, RMO. At maganda na po ang sikat ng araw. Gayunpaman na hindi pa rin po may pagkakaila na malaki po ang naging damage ng bagyong Ulysses dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. At basahin nga po natin ang report ng PDRRMO as of November 12, 2020. Umabot sa kulang 4,000 katao ang kinailangang ilikas at 131 milyong pisong halaga ng pananim sa ng bagyong Ulysses nitong Webes, November 12, 2020.
Sir Risk Reduction and Management Council, as of November 12, 2020, ay mahigit 817 pamilya o 3,818 katao sa Nueva Ecija ang lumikas bago pamantuluyang manalasa ang bagyong Ulysses. 59 na pamilya ang lumikas sa mga evacuation centers sa District 1, 53 pamilya ang inilikas sa District 2, 444 sa District 3. Ito po ang pinakamalaking inilikas sa Megawipo ng District 3 at 311 namang pamilya ang nagbakwit sa District 4. Na katao naman ang kinailangang i-rescue sa Villa Cecilia, Cabanatuan City. As of November 12, 2020, ayon sa PDRMO, ay hindi pa rin maaaring daanan ng Bungabon o Lusok Road, Palayan City. At sa huling report na Manila ay nananatiling mayroong tubig baha na nasa 2-3 talampakan sa isla, habang baha pa rin na nasa 4-5 talampakan sa Adwasur, Cabanatuan City. Patuloy pa rin nagkakaroon ng clearing operation sa Palayan Laor Highway at sa mga kalsada ng Cabanatuan City dahil sa mga bumagsak na mga puno at debris. Ayon sa partial report, as of November 12, 2020, umabot na sa 131,872,482 pesos ang total estimated damage sa agrikultura dahil sa Typhoon Ulysses. Karamihan sa mga nasirang pananim ay mga prutas at gulay na umabot sa halagang 86 million pesos, kung saan pinaka-naapektuhan ang Cabanatuan City na nasiraan ng nasa mahigit 33 million pesos na mga pananim. Nasa lantari ng mga pananim na sibuyas sa Bungabon, San Jose, Santo Domingo, Laor, Rizal at Llanera, na sa estimasyon ng PDRRMO ay nagkakahalaga ng mahigit 557 pesos. Yan po ang partial unofficial as of November 12 ng ating pong PDRRMO para po sa mga damages at mga update dito po sa ating pong nalabigan na Nueva Ecija. Double P, Shane? Yes, Mir. Oh, talagang, well... Amber. Amber. Si Mir pala is already going to be coming up next. Dahil alam, nung sinabi mong Adwasur, nandun yata siya. No? Monitoring yung sa Adwas, and we will get that report live from Adwasur, si Mir, mamaya-maya. Pero Amber, may mga portions pa no na minomonitor ng Provincial Disaster Risk Management ang mga areas in Nueva Ecija, but patuloy pa rin baha ang ibang lugar, no? Yes, Double P, at sabi nga po dito sa kanila pong report, ang isa sa mga pinaka-binabantayan nila ay ang isla at ang Adwasur. Ang isla po ay lagi naman po talagang nasasalanta ng baha. At as of November 12, nasa 2-3 talampakan pa ang tubig, habang sa Adwasur naman nasa 4 to 5 feet. O ganun pa po kataas ang tubig nila dyan sa Adwasur. Okay, 4 to 5 feet. Meaning, kung... Yes, Double P. 4 feet lang ang height mo, malulunod ka na, parang gano'n, kung hindi ka lumangoy. Pwede no? ka na magbangka ng double P pagka gano'n. Lahat mga naman, salbabida. Lahat naman pwede kapag medyo, di ba? Pero, Amber, may ano, pagdating naman sa weather natin, sure ako, nakalabas na yung Ulysses, pero may expect pa ba tayong ulan today? Well, Double P, dahil po sa gawi po ng pinaka Northern Luzon, kung nasan po yung nabanggit niyo po kanina, tail end of cold front, inaasahan po na magkakaroon po sila ng maulap at kalat-kalat ng mga pag-ulan. Habang dito naman po sa Central and Southern Luzon, ay meron po tayong maaraw at bagyang maulap na kalangitan. Maliliit po ang tsansa ng pag-ulan, pero asahan po natin ngayon ng mas magandang lagay ng panahon kumpara po ng mga nakalang araw. Ayun, oh, tama. Tapos meron ba namimintong another naman na... bagyong uupakan na naman ang Republika ng Pilipinas? Well, Double P, medyo malayong-malayo pa talaga ito, pero po meron tayo nakikita na mga weather disturbance sa gawi po ng Pacific Ocean na patuloy po natin binabantayan kahit na malayo pa, at hopefully po ay malaman natin na magiging track nito sa mga susunod na araw o baka by next week. Pero hindi pa naman yan bagyo, hindi pa declared na tropical depression? Well, Double P, as of now po, ang masyado pa po itong malayo para po i-monitor dito po sa Pilipinas. Pero po, sa ngayon po, nakikita po natin is cloud formation. Medyo may clump na ng cloud formation dito sa may Pacific Ocean na malayong-malayo pa, Double P, as in thousands of kilometers pa.
Oh, patuloy pa rin, nagmamonitor ang ating PDR-RMC, mga kaibigan, dito at Amber, at tutuloy pa rin natin na talagang i-monitor, no? Kung ano pong mangyayari, dahil sa opinion ba nila, ang tubig ay patuloy pa rin bumababa o medyo bumababa na, bumababa galing sa mga bulubundukin? Humuhupa na kaya ngayon o patuloy pa rin nagme-maintain o tumataas? As of last night, Double P, medyo tumataas po ang tubig sa gawi po ng Adwas. Malapit po dyan ang aking kapatid nakatira. At sabi nga po niya, umaalis yung mga tao, naglilikasan po as of late last night. Mga gawi po yan ng 10 to 11 p.m. Pero po sa ngayon po, ay may tubig pa rin pero hindi na po kasing bilis tumaas katulad po kagabi. At paunti-unti na po itong bumababa. Ayun. So we'll expect siguro maybe in the afternoon today and later on tonight and up to tomorrow, palagi ko siguro marami na mga areas na patuloy na huhupa at mag-i-improve back to normalcy. Amber? Yes, WP. At yan po ang ating update sa lagay po din ng ating mga lugar dito sa Nueva Ecija. Patuloy po kayong tumutok para sa mga susunod na update. Ako po muli si Amber Salazar. Yes, Amber Salazar, maraming salamat sa iyo at talagang sana kaya niyang pababayin pa yung tubig, no? Kasi marami talaga na apektuhan. Nako, yung mga iba, kausap ko kanina umaga, mga kaibigan, lumubog ang refrigerator. Nako. Kaya hindi makakapasok. Depressed dahil lumubog ang refrigerator. Ang rep, kaya nga sabi ko nga, juice ko, Lord. Yung juice niya, nalubog din sa loob ng refrigerator. Kaya juice ko. Marami naman daw siyang mahihingi daw ng ayuda daw, Mopi. Lumubog yung ref eh. Oo, lumubog ang ref. Actually, gusto ko nga pakita eh. Sabi ko, hindi ka pumasok. Sabi niya eh. Medyo. Pinakita yung picture, lubog nga yung loob ng bahay. Yung sahig, tubigan. Yung sahig at yung ano niya, yung kanyang rep eh talagang lumubog din, no? Si Mir nasa Adwas, no? And will be nandiyan na ba sa linya? Yes, Mir. Baka lumalangoy na rin dyan si Mira. Oo nga, ating remoter na si Mir. Come in, Mir. Ayun, Mir, hello. Good morning sa'yo. Mir? Ayan, mukhang nakakaroon niya. Yung audio. Mir? Yes, magandang tanghali sa iyo, Double P, and also Shane Tolentino at sa lahat po ng mga nakatuto ngayon sa ating programa. Yes, go ahead. Nasaan ka? At anong sitwasyon dyan? Yes, Double P. Nasaan ka ngayon at anong sitwasyon mo? Nahirapan na signal. Mir, can you hear us? Yes, Double P. Oh, nasaan ka at ano ang sitwasyon mo dyan? Oh, anyway, iwanan natin muna si Mir, no? At paki-check lang muna. At anyway, she's in Adwas ngayon eh. At alam ko sa Adwas eh marami pang lugar. Marami pong binaho. Oh, patuloy pa rin nalubog ngayon, no? At doon eh ano eh, kasi isa yan sa mga lugar na talagang problematic lagi, Shane. Totoo po yan. Nandyan din po yung pamilya po ng daddy ko, sina tito at tita. Sabi nga po nila sa akin, nung gabi, mga kachat ko pa po sila, mga bandang alas 11:30 ng gabi. At tinatanong nga, kumusta yung tubig? At dahil nga nakikita na nga po nila, yung bridge po dyan sa Adwas ay umapaw. So, yung meron pong mga ano po, meron pong mga bahayan na po talaga nalubog po at sila nga po ay safe pa naman ngayon. Pero nagsipagtaas na po sila ng mga gamit doon sa second floor dahil nga po, mga kaibigan, nung time po ni Bagyong Lando at ni Bagyong Nona ay pumasok po doon yung ano yung tubig. So, syempre, bilang paghahanda, mas mainam na po maging maagap, syempre po, mas itinaas po nila yung mga gamit po kaysa sa naman po
mas malaking damage po ang masira po sa kanila, eh mag-exert na lang po ng kaunting effort, di ba po? For sure naman po yung ilang mga kababayan din po natin, ganun din ang kanilang mga ginawa kaysa sa naman mas mapagastos pa, lalo na sa mga appliances, double P, no? Sa mga muebles na talagang mamahalin, eh yun po ay kailangan po talaga nilang itinaas. At parang yung adrenaline rush, double P, pagdating na nandyan na yung baha, mabubuhat mo yung isang bagay na akala mo hindi mo naman pala kaya, pero kaya mo naman pala. Adrenaline, no? That's the tawag na adrenaline rush, no? Yes, oo. Yung adrenaline mo talaga, double P, eh, tumataas. At yun na, mabubuhat mo ang isang bagay na hindi mo naman pala, na kaya mo pala, na akala mo na hindi. Pero ka. Ang advance, eh, talagang dati pa naman, ay talagang madalas na lumulubog. So yung experience rin ng kapamilya mo dyan, eh, medyo matagal na rin experience nila. Siguro, inaabangan na rin nila kung mga ganitong klaseng mga bagyo ay nagdudulot talaga ng baha sa lugar nila. Ulit double P? Major, ano? Nagdudulot na rin ng baha. Sanay na sila siguro dyan sa Aduas. Kasi marami na akong kilala sa Aduas. Eh. Pag umuulan nga, yung mga bagyo ng ganyan, pinaghahandaan nila, nalilikas sila at any time dahil gawa nga ng yung baha. Expected nila ang darating na rin. Automatic na rin double P yan. At sa mga taga-Aduas din po, meron din pong mga inilikas din po na dito, na pinunta dito sa evacuation center po natin, na inready po rin ng PSWDO sa direktiba po ng ating Governor Oye Umali dito sa NES gym, and also sa NEUST gym po, nandiyan yung mga modular tents po na pwede po matuluyan po ng ating mga evacuees po. Pero ito po, may mga mga residente po tayo na inilikas po na ipinunta po dyan sa evacuation center, WP. So, sa Aduas po, yun po talaga, automatic na po sa kanila, mga kaibigan, na kapag may mga ganitong malaking pagbaha, nakikita na po nila yung sa tubig, yung sa gabal doon, yung po ang palatandaan nila, ay naglilikas at lumilikas po at nagtataas po ng kanilang mga kagamitan ng ating mga kababayan po din sa Aduas. So, at sa ilang pa pong areas na mabababa po ang kanilang mga lugar. Yes, that's right. Let's ngayon, Shane, I think si atin si Jovelyn Astrero is also isang reporter na it's online. She's nasa Bonifacio yata kasalukuyan. Jovi, come in. Ayun. Yes, double P, isang magandang araw sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga tagapanood saan mang panig ng mundo. So, double P, nakababad pa rin sa baha hanggang sa kasalukuyan ng ilang barangay dito sa lungsod ng Kabanatuan dahil sa paghugpit ng bagyong Ulysses at kabilang nga dito ang barangay Bonifacio. Ang ibang residente dito sa Pulok 3, Barangay Bonifacio ay nakapaglinis na ng kanilang mga tahanan habang ang iba ay sinasabayan ng paglilinis ang unti-unting paghupa ng tubig na hanggang tuhod pa ang lalim sa loob ng kanilang tahanan. Ang iba naman na nasa malapit sa Sapa o Creek, ang kabahayan ay nananatiling nasa evacuation center pa dahil bubong pa lamang ng kanilang bahay ang lumilitaw at may ilang pamilya naman ang mas pinili umano ang magpalipas ng magdamag sa kanilang bubungan upang mabantayan ang kanilang mga bahay. Ang ilan pang araw ay sa diki na mismo na natili kahit pa may rescue mula sa city ang dumating kagabi. Ang kaibigan ko, opo, nakakalambanap po. Apat na bahala po ngayon, nakakalambanap po. Hindi po ba kayo mula po yung plan lumipat na tirahan? Umuupa lang po. Umuupa lang. Dati na ba kayong binabahan dito? Opo, nakakalambanap po. Apat na bahala po ngayon, nakakalambanap po. Hindi po kayo mula po yung plan lumipat na tirahan? Umuupa lang po. Umuupa lang. Dati na ba kayong binabahan dito? Opo, nakakalambanap. Double P, ang tubig ay nagbula sa kanilang sapa at meron din ditong ilog na nakadugtong sa Pampanga River. At kahapon ng bandang alas 9, mabilis na tumaas at rumagasa ang tubig dito. Ang ilan sa mga residente, bago pa man daw dumating ang bagyo, ay nasa Apostolic Faith Jesus Christ Light of the World Church na nananawagan sila kay Governor Oye Umali na mabigyan sila ng bubong. At double P, kanina ay nilapitan tayo ng nagngangalang Dante de la Cruz na kung saan ay sinabi nito na
isa kasi siya sa mga nakatira mismo sa malapit sa ilog dito at nakikiusap ito kina Governor Oyi at Vice Governor Anthony Umali na sana ay matulungan sila dahil na washed out o talagang tinangay ng paglagasa ng tubig ang kanilang bahay na pawang gawa lamang sa light materials at tanging suot-suot nitong damit ang kanyang naisalba at ang ilang mga damit umano ng kanyang mga apo na ni-rescue na kagabi pa. At syempre, double P, sa paglilibot pa natin, kanina sa Kapitan Pepe naman ay nakunan natin ang ilang kalsada na bagaman may tubig pa ay hindi naman ganon kalalim. Alright. So, ngayon, yung double sa... grabe, yung mga iba, ngayon pa lang lumilitaw ang bubong. Ganong kalalim? Yes, double P, may... Yes, double P, yung talagang lalim ay talagang lumampas pa sa bubong ng ilan, kaya naman yung ilan natin mga residente ay nasa evacuation center pa hanggang ngayon. At yung iba dito, double P, na medyo habang humuhupa yung tubig, ay sinasabayan na rin nila ng linis dahil pag daw hindi nila ito sinabayan ng linis, ay talagang yung putik ay kakapit sa kanilang mga floor, sa kanilang mga bahay. Ang bandik yata. Jovison evacuation. Saan evacuation center sila yun, ano? Saan sila tumuloy? Itong mga inilikas doon sa Bonifacio. Ang nagsilbi nilang evacuation center, Michelle, ay dito sa kanilang simbahan, dito din sa kanilang barangay. Ito ngayon nabanggit natin kanina na simbahan na dito sa Apostolic Faith Jesus Christ, Light of the World Church. Ayan, medyo nagulat ako dito dahil may pumutok na logo, dahil may mga bata dito. May pumutok mga na logo dito, Michelle. Hindi lang ikaw, pati ako nagulat din ako eh. Akala ko kung ano na yan. Ako yung baril eh. Parang baril lang ito, pero logo po yun. Hindi, nabigla din ako eh. Hindi lang ikaw nagulat dyan, Joby. Pati kami dito. Pati ako, napagano ng konti. Wari ko. Wari ko yung pati yung mga nanonood. Eh, nabigla din. Opo, double P. May mga bata kasi din dito, double P, ano, na may mga hawak na lobo. At nakita nga natin, double P, ano, sa kabila ng kinakaharap ng bawat kabanatuenyo at maging ng mga Novo Ecijano, ano, sa kabila ng baha ay makikita natin sa mga video na nakunan natin kanina na talagang ang mga Pilipino ay talagang masiyahin, ano, dahil nagkukuha pa rin nilang tumawa, makipaghalakhakan at mag-enjoy na lang sa tubig baha, ano, kaya talaga naman na kahit papano ay nakakagaan din ng kanilang pakiramdam kahit papano yung bonding na nangyayari habang naglilinis sila dito. Oo, talagang ano eh, because tama ka dun sa sinasabi nila, tama rin yung report mo na habang umuupa ang tubig, kailangan pag umabot na doon sa higna, makikita mo na yung parang tinatawag na bandik, ano? Banlik. Parang bandik na sasabayan mo. Opo, bandik. May bandik festival na naman, Double P. Bandik festival. May bandik. Double P! Hindi. Anyway, mga kaibigan, ano, so yan po ay sa Bonifacio. Oo, mga kaibigan, ano, at Jovelyn. So sa ngayon, okay naman sila dyan sa Bonifacio? Sa kasalukuyan ay mabuti naman po ang kanilang lagay dito, ano, ngunit may ilan nga mga residente ang talagang nakikiusap kina Governor Oyi at kay Vice Governor Anthony Umali na sana ay matulungan sila na mabigyan yung iba nagre-request ng bubong na talaga namang nasira dahil sa malakas na hangin talaga, ano, na idinulot itong bagyong Ulysses. At meron nga dito lumapit sa atin kanina si Mr. Dante De La Cruz na talagang na-wash out yung kanyang bahay. Kaya naman nakikiusap siya na kung maaari ay matulungan siya ng ating gobernador at pangalawang punong panlalawigan na sa ganun ay kahit papano kapag nawala na itong tubig baha dito sa kanilang lugar ay makapagpatayo man lang sila ulit ng kanilang matitirhan dahil talagang naubos yung kanyang, kanilang bahay at ilang mga kagamitan. Oo nga eh. At, kasi libag yung Ulysses, Double P, Jovi, ano? At even di lang si tatay, ano pangalan? Tatay? Dante De La Cruz.
si Tatay Dante de la Cruz na isa sa mga nawalan din ng bahay. At mayroon pa nga double P, mga puno naman, puno ng mangga, duhat na binagsakan ang bahay. At mayroon din yung sasakyan mismo. So sa ibang mahirap, lugar naman yun. Mahirap yung sa bahay. Yung bahay kasi talagang napakalaking problema eh. Katulad ng isang kakilala ko na kasamaan natin, yung kapatid niya nagising na lang, eh, wala na yung bubong. Nakikita na raw niya yung langit. Kaya nga mahirap, bubungan at saka yung bahay mismo, yung nire-report ni Jovelyn. Very important at ipaabot rin naman natin yan kay Governor Oy Umali. At pag nalaman ni Governor yan, eh, siguradong action agad, no? Na tutulong dyan sa, ano, maalala mo naman, alam mo naman kung saan Jovelyn yung taong humingi ng tulong, ano? Yes, double P, dito lamang sila sa Purok 3, dito sa malapit sa may Sapa at sa may Ilog na ninirahan, double P. Ah, okay. Alright. Hindi, basta tandaan mo lang, ipaabot natin kay Govoy, no, at para maaksyonan niya agad sa lalong napakamadaling panahon para matulungan yung mga yan. Pero dyan naman yung mga residente, no, na nakikita mo sa kanila, marami na rin ng mga bumabalik na rin sa pinaglikasan nila? Yes, double P. Sa katunayan, double P, ang karamihan sa mga lumikas ay yung talaga mga nakatira dito sa malapit sa Sapa at sa Ilog, kung saan ay talagang lubog na lubog ang kanilang mga bahay. Ayan, may pumutok na naman double P. At syempre, yung iba naman double P na yung iba naman double P na inabot naman ng hanggang Bewang hanggang Leeg ang mga bahay, pero may mga second floor naman, yung mga bata lang double P ang kanilang pinalikas at yung mga ama at ina ng mga bawat tahanan ay nanatili sa kanilang mga bahay nang sa ganoon ay mabantayan din nila yung kanilang mga gamit. Ayun, oo nga. Talagang bantay gamit, balik bahay at saka bandik festival na kailangan matanggal mo yung bandik ha, bago humupo ng tulo. Eh, ano, kita mo, baywang pa nga yung lalim. Eh. Nakikita kong mga anong oras mo kinuha na niyan, Jovelyn? Mga bandang mag-aalas 9 yan, double P, pero kahit na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay malalim pa rin talaga itong nasa likurang bahagi natin ano, dito sa Purok 3 dahil talagang medyo mabagal din yung paghupa ng tubig. Ano, at bagaman yung iba talaga, double P, kahit papano, nailalabas na nila yung mga tubig sa loob ng kanilang mga tahanan dahil mas mataas naman kumpara sa labas ng kalsada yung kanilang mga bahay. Sa gawing likod mo lang, Jovelyn, may tubigan na yan dyan sa mga ano? Yes, double P. Actually, yung mga pinadala natin ayun, video kanina na. Ay kuha ito sa likod, sa dito sa ating likuran, double P. Dito nga yung gawin ng Sapa at ng Ilog, double P, dito nang gagaling yung tubig. At yung mga yung makikita natin na to ay kabahayan pa yan, double P. Ayan, dito ako, lilipat ako. Kabahayan yes, pa kabila. To, double P, itong looban na to. Mas maganda sa kabila ka lumipat, sa kabila. Ayan, kabila. Kabila, kabila po. Ayan, yan, yan, yan. Yan, yan. Mas okay yan. Ayan, medyo mainit lang ako, double P. Okay yan, kasi nakikita ayan. Mas malinaw sa likod eh. Oh, go ahead. Ah, okay po. Double P. So itong looban na ito, nandito pa yung mga kabahayan at talagang dito na nasa likuran na to ang Sapa at ang Ilog, double P. Kaya naman dito pa malalim. Yung mga tao dito gumagamit ng salvavida at saka ng styrofoam nang sa ganun ginagawa nilang bangka para kahit paano makapabalik-balik sila sa kanilang bahay para ma-check kung ano na ang kalagayan ng kanilang mga bahay. Ayun, oh. Yan ang mga salvavida ba, double P? May Jovi? May salbabida ba? Kanina po may mga salbabida sila dito kanya-kanya. Marahil ay sanay na din sila sa ganitong sitwasyon. Kaya nang sa ganun ay meron na silang mga nakahandang salbabida at mga istayro na ginagamit nila pantawid dito sa baha. Okay, Jovelyn Astrero. Sa ano eh? Huh? Sa San Juan Aqua kasi double P, ano eh, bangka. Ang sinasakyan. Oo nga eh. Eh talagang ganyan eh, pagbaha talagang hindi naman pwede gamitin yung sasakyan, kahit tricycle, hindi pwede, motor, eh talagang walang magagawa. Anyway, Jovelyn Astrero, maraming salamat sa iyo. Yes, double P, at yan po ang ating update mula dito sa Barangay Bonifacio, Cabanatuan City. Ako po si Jovelyn Astrero, nag-uulat.
Yon, Jovelyn talaga, napaka ano. Ay, ako double P eh. Ako po si Jovelyn Estrero, nagugulat dahil sa pumutok na logo eh, no. Anyway, maraming salamat. Hindi, sa totoo lang, pati ako nagulat, akala mo ba? Putok na yun. Lintik na ba? Lintik naman yung bata na yun. May balon pa siya doon. Tapos baka sinadya niya. Titingnan natin. Siguro titingnan kung magugulat ito si Miss Joby. Oo nga. Mga nagulat din nga talaga eh. Anyway, mga kaibigan, online also with us. Ah, at palagay ko, ready na. Mir Guevara, mga kaibigan, please come in. Ayan, yes, Double P, medyo maganda ang sikat ng araw po dito, kaya magandang tanghali sa inyo and also Shane Valentino at sa lahat po ng mga nakatutok ngayong tanghali sa ating programa. Yes, Mir, nasaan ka at anong sitwasyon dyan? Yes, Double P, ngayong araw nandito po ako sa Barangay Aduasur, Cabanatuan City para ibigay din sa ating mga kababayan kung ano nga po ba ang update dito rin sa iba't ibang barangay dito. As of today, November 13, 2020, Double P, mataas pa rin po ang tubig dito sa Leonor Village, Barangay Aduasur, Cabanatuan City. Ayon po sa Barangay Captain Emiliano de la Cruz, nasa 9 to 10 feet ang taas ng tubig po dito kagabi, bandang alas 10 po yan, at humupa po ang tubig sa lalim na 4 feet, bandang alas 5 po, ngayong umaga, ngayong araw. Magandang umaga po. Dito po sa aming lugar, sa Barangay Aduasur, actually, apat na, marami pong purok na binaha dito. Nagsimula po yung pagdating ng tubig, bandang alas 9 hanggang alas 10 na umaga. Tuloy-tuloy na po yan hanggang kagabi. So, inabot po siya yung kanyang lalim sa maximum level na mahigit kumulang sa 9 to 10 feet. So, ngayon pong umaga, pagkagising po natin, nakitaan natin siya ng pagbaba na sa tingin natin, nasa 4 to, mga 4 feet ang kanyang ibinaba. Kaya po ngayon, nakakaya na rin ng tao na tawirin yung kalsada sa paglalakad. Iba naman po, siyempre, siniservisyo natin gamit ng ating mga rescue boat. Ayun. At para naman na Double P, no, makalabas yung mga residente at makabili po ng mga pagkain, ay gumamit sila ng rescue boat upang maitawid po yung mga residente rito na gusto pong lumabas. Bukod dito ay baharin anya sa iba't ibang parte po ng lugar dito, kabilang ng Aduas Norte, Aduas Sertro at Isla. Ayon din naman po sa nakapanayam natin kaninang residente dito na si Tatay Fernando Saico, na isa naman sa mga rescue team dito, Double Pino, ang tubig daw po ay nananggagaling dito ay nagmula umano sa bundok ng Gabaldon. Piling naman tubig namin nananggagaling sa bundok ng Gabaldon at halos magdamag kami rin ng nakabantay, nakamonitor. Yung tubig namin nananggagaling sa bundok ng Gabaldon at at hiling nila Double P, no, ng mga residente dito na sana po ay magtuloy-tuloy na po ang paghupa nitong tubig dito sapagkat malaki po ang nagiging epekto nito para sa kanila dahil po sa mga basura at banlik na naiiwan po sa mga bahay-bahay. Sa Double P? Nagkaroon kami ng mga problema dahil sa mga basura, saka yung mga banlik ang naging naiipon sa amin at naiiwan. Yan po ang naging ito namin. Saka sa hirap. Halos magdamag eh, maghapon. Sa bagyong Yuli. Yes, Double P, yan po ang update mula rito sa Barangay Aduasur. Alright, yun. So, at any rate ngayon, kasalukuyan 4 to 5 feet pa ang lalim ng tubig dyan ng sa tubig. Lugar na yan. Yes, Double P, 4 to 5 feet po dito sa Barangay Aduasur. Dito po yun sa bandang unahan. Pero ayon po sa mga ibang residente dito, sa laki po nitong looban dito, meron po silang 4th Street dito. Sa bandang likuran po ay mataas pa rin po ang tubig dahil doon po ay mas maraming bahayan. Dito po sa street na to ay meron umaabot na mahigit 500 bahayan daw po ang meron dito. Okay. Pero kagabi, siyam hanggang 10, 10 feet ang lalim. Yes, Double P, opo. Maximum of 9 to 10 feet po ang baha rito kagabi po yon. At humupa po nitong umaga, kaya po yung mga ilang residente dito na lumikas po kagabi ay makikita po natin dito kanina na nagbabalikan po yung mga iba para po i-check yung kanilang mga bahay dahil po nabalitaan nila na ngayong umaga po kanina mga bandang alas 5 ay humupa nga po itong tubig sa kanilang lugar. I see. At may iba kang lugar na mga nabisitahan din? Shane, mukhang narinig mo ako?
Mayor? Yes, daw po. Yeah, may yes, mga yes, daw po, apo. Di ba dyan, Mayor, meron ka pang ibang nabistahan na lugar bago ka pumunta dyan? Sa ngayon, Double P, dito pa lang po sa Barangay Adwa Sur, pero naikwento rin po nila na sa Barangay Adwa Centro at Torte po, doon din po ay nagkaroon po ng ilang baha dahil po gawa rin po hindi tayo masyado nakalibot doon at nagstay po tayo dito dahil ang ating pong team ay lumibot po sa ibang lugar din dito sa Kabanatuan City. Okay. All right. Anyway, Mayor Guevara at palagi ko, magtatanghali na at pwede ka nang bumalik dito. Maraming salamat sa report mo. Yes, maraming salamat sa iyo, Double P, and also Shane Tolentino. Mula rito sa Barangay Adwa Sur, ako pa rin po si Mayor Guevara. Ayun, si Mayor, no, mga kaibigan. Alam mo, Shane, talagang sa inyo ba nagkakaroon rin ba ng rescue boat doon? Sa lugar niya? Man, Double P, pagka sa malakihang baha talaga, Double P. Sa mga malapit sa Sapa, ilog, ayan. Naka-ready naman din Double P diyan sa gawin namin. And ngayon nga Double P, nalungkot ako. Di ko alam, tinatanong ko dito sa asawa ko si Mando. Si Mando Mando. Dahil may pinasya sa akin, bukid. Ito daw yung bukid namin. Pero alam mo, wala pong tanim, talagang ilog. Double P, itong ipinasya sa akin ni Mando. Shane, si Engineer Bote. And we'll find out kung anong sitwasyon ng kuryente, no? Ng dam sa niya, no? Sa dam, kung anong mga present situation, yung lalim, at saka kung meron nagbabantang problema, let's hear him from it from him straight. Hello, Engineer Bote. Hello, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po sa inyo. Salamat at pinag-unlakan niyo po kami ng oras upang live po tayo ngayon, no, with all the ng mga nanonood sa atin sa TV 48. Ano bang sitwasyon ng mga dam natin? Yes, actually po at sa 9 AM ating pumunta bandang ang elevation po natin sa pantabangan ngayon ay nasa 200.92 meters. Ang spilling level po natin ay 221 meters, so may difference po tayo na 20.08 meters. With regards sa mga po sa pinyaran, na nag-i-spill po tayo, meron po tayong spill na 98 cm. Ito pong ating single lot na, ito po aming atate dam dyan sa single lot, ay meron po tayong spill na 1,300 cm. At sa Aulo dam po, yung pong ating dam dyan sa Barangay Aulo Palayan, ang kanya pong level ay nasa 99.80 meters. Ang spilling level po niya ay 103.5 meters, so wala pong spill ang ating Aulo Dam. With regards po sa ating upper subwatting dam, ito po yung bago namin dam sa Nazareth, ito po sa General Pino. So, ang level po ng aming dam na ngayon nasa 103.8 meters. So, nag-spill po kami ngayon, meron po kami 7.5 cm na spill. So, yun po yung mga kalagayan po ng mga dam na nasasakopan po ng Niyayupin. Itong Upper Tabwating Dam, no? Dito yan sa may bandang parte ng General Tino, di ba? Opo. Barangay Nazareth, sir. Okay, Barangay Nazareth. At ito parang umaapaw, nagpapaspill na ito. Nag-i-spill na ng tubig. Opo, nai-spill po tayo, diba, 7.5 lang. Maliit lang naman po, konti lang po. At hindi naman kailangan pag-aalalahanin masyado dahil maliit lamang lang naman yung spill niya, no? Sa 7.5. Opo. Okay. Kasi, actually po, ginagamit naman natin po ng mga magsasaka natin. So, pinapasok naman po sa kanila nila yung iba pong ini-spill po natin. Okay naman. And then, dito sa Aulo, wala tayong problema dahil kitang-kita naman. Opo. Sa mababa pa po. Nakikita rin yung chart ho ninyo, no? Pinakikita rin po namin kasalukuyan sa telebisyon. At yung pinaka talagang pinag-aalalahan ng mga raming tao, ng mga Novoiciano, ay ang pantabangan. At malinaw, galing po sa inyo, 200 point, parang 92? 92, sir. Yes. Ibig sabihin, kulang pa siya ng almost 20 meters bago mag-spill out. Opo. Malayo pa, sir. Ayun, malayo. So, yun. Opo. At least matutuwa. At liban pa doon, ang Aulo Dam ay okay pa rin, no? Apo.
Hindi pa po siya. Mayroon pa po almost 4 meters pa po. Almost 4 meters pa. Yun. At napakaganda naman mapakinggan na talagang safe naman lahat. Even alam nyo, may pa, itong Pantabangan Dam, no, since kayo po talagang ang nakakaalam po niyan, no, kahit may dumaan pang isang bagyo, hindi niya kayang punuin yan na mag-spill out, no? Opo. Actually po, base po sa mga previous observation po namin, ito pong nakaraang typhoon Pepito, nag-contribute po siya ng 2 meters. Si typhoon Pinto po ay almost 2 meters yung spill po. At ito pong huli po, si typhoon Rolly po, so wala po siya nai-contribute kasi po wala naman pong halos ulat na ramdaman po sa atin. So ito pong huli po, si typhoon Ulysses po, ay almost 3 meters po yung nai-contribute po niya. Ayun, mabigat. So, mabigat opo, mga gano po. Mabigat na pag-ulan na yon at ang na-contribute opo niya mga more or less 3 meters ang itinaas ng Pantabangan Dam. Opo, yun po, ganun po. Ayun, so wala dapat ikabahala ang mga Novoecianos, no? Huwag mag-alala at makatulog sila ng mahimbing ngayong gabi, no? Dahil sa... yes, sir. Actually po talaga yun lang ang ating atatid lang kasi po ito pong atatid lang natin. Dito po ito at dumadaan yung pong nanggagaling po sa Gabaldon and Coronel River. So kung nakita naman po natin kahapon yung mga situation na kahapon po almost 4,000 cms po ang nanggaling na tubig sa itaas. Gabaldon and Digmala. 4,000? Oh, pag sinabi mo 4,000 ano yung PMS? Centimeter? PMS po, cubic meter per second. Po. Cubic meters per second, no? Opo. Ayun ba, dapat pag-aalalahan ninyo, hindi naman ako expert pagdating sa dam. Actually po, yun po yung nagkakotribute sa Pampanga River natin ngayon. Yun po yung, kaya po, mataas po yung ating Pampanga River. Oh, pero sa ngayon, nag-i-spill pa rin ba? Opo, aranda sa 1,300, mahina na po ngayon, mababa na po kung pero po kahapon, kahapon po kasi mabot po ng 4,000 CMS, ngayon po 1,300, ito yung spill po ng atat ng single at dam. So parang pahupa na, no? Kung titignan... Apo, pababa na, sir. Pababa na. Okay. Well, ito po ang tinig ni Madam Engineer Rosalinda Bote, mga kaibigan ng NIA UPRIS. Ma'am, meron pa ho kayong gusto iparating? Live po kayo ngayon sa TV 48. Yun po, actually po, wala po dapat ikabahala ang ating mga kababayan related po sa ating pantabangan. Katalukoy pa po tayo nag-i-imbak para po kasi tayo makapagtanim ng 100% kasi po nasasakupan po ng NIA UPRIS ay nasa 140,000 hectares po. So, ang kailangan po natin elevate ng pantabangan para po natin mapatubigan ng 140,000 ay more or less po, kailangan po 214 to 216 meters po ang pantabangan elevation. So, katanukoyan po kami nag-i-imbak para po sa ating panagaro po natin sa pananakahan. So, kaya po, mula po ng September ay hindi po tayo nag-i-imbak at yun po yung panahon para po tayo mag-ipon. At kung nakita naman po ng lahat na masyado po naging mababa po yung ating elevation ng nakaraang pong dry season, kasi po, napansin po natin, halos wala po pag-uulan ng buwan ng Mayo hanggang Agosto. So, yung pong tubig po sa pantabangan ang halos pong nagamit po dito sa baba, with regards po dito sa ating wet crappy season. So, ngayon po, ito nga po yung panahon para po kami ibalik, maipon muli yung pong ating water reserve po sa pantabangan para naman po sa ating darating na dry season pala nakahay. Ayun. So, yun lamang. Shane, may tatanong ka ba? Pero po, Ma'am Rosalinda, Ma'am Rosalinda, paano po sa mga magsasaka naman po natin po na, ano po ba nila, sako pa rin po ninyo, Ma'am Rosalinda, sa mga farmers po natin, di ba po sa mga irrigators po tayo? Tinatanong niya sa mga double farmers, sa mga irrigators, sa Ma'am Rosalinda. So, opo. Ma-assure naman sila na yung siyempre kasi yung mga iba parang mag-uumpisa na yata ngayon magtanim tanim actually, na yung iba po actually po ngayon po as early as November 1st po ay meron na po tayong
nakaprograma na almost 24,000 yung po yung nga po kinikater po ng ating mga local dams. So, ito pong aming regular na nakahang dry season na mag-i-start po kami ng water delivery ng December 16 po. So, meron na po tayong naon na nagtatanim ngayon sa gawing Gapal and Cabiao at saka po dito sa gawing San Antonio and Zaragoza. So, meron na po kami almost 24,000 na nagla-land preparation na po ngayon. Ayun. Salamat ng marami, Engineer Rosalinda Bote, sa inyong oras na ibinigay po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga lang po. Yun. That's Engineer Rosalinda Bote, mga kaibigan. Shane, actually, yun na yan. Sa mga magsasaka, di ba? Para... Yes po. Mas mainam po kasi na malaman din daw po, pinang ating mga magsasaka, lalo na po, yung ngayon double P, karamihan sa mga magsasaka, mga bukid din po nila, nilubog din po dahil yung as in talagang walang makita rin na mga tanim ng mga palay double P. So, nakakalungkot. Kaya sa report nga rin ni Amber Salazar kanina at ating tututukan din dyan, magkano ba o ilan ang inabot na damage po dito pagdating sa ating agrikultura double P. Ayun. Kaya nga, yun, mga kaibigan, at least narinig nyo mismo directly from Engineer Bote ng NIA UPRIS, ang sitwasyon po ng dam natin, nag-i-spill dun sa, ano ba ang dam yun? Singgalat, no? At yan ang nagko-contribute dyan sa may, Pampanga River. Kaya nga, pero umuho pa na, mga kaibigan. So, tingin ko ang general trend, pababa na ng pababa, kaya Bandikan Festival na naman, at maglinis na po. Pero matuwa na po tayo, at least kahit binaha tayo, bumababa na ngayon para nang sa ganon. Makapagpahinga na rin tayo sa sitwasyon ng ating dito, ng baha, no? Shane, talagang napakahirap talaga. Ang daming mga kababayan na mahirap po yung double P ang yung maglinis. Oo nga eh. Sa kanila mga lalo na yung mga nilubog yung bahay o pinasukan ng baha yung kanilang mga bahay. So, yun nga yung Bandik Festival. Mahirap din nisin po yan, sabi po ni Jerome. Sobra. Eh ako nga, gusto ko nga subukan maglinis. Mga experience ko. Nasubukan pwede ko daw na... po. Ha? Pwede daw po. Punta daw tayo kay Jerome. Sabay-sabay po tayo maglinis kila doon. Okay. Pero nung bata ako, na-experience ako maglinis ng Bandik dahil binabaha yung bahay namin noon sa Florida Blanca. No? At mga kaibigan, pag nagpabaha, talagang tuwan-tuwa ako dahil nagsiswimming-swimming ako sa tubig. Nagsiswimming ako. Galit na galit ang mami ko. Baka may hindi. Meron. Yung interior ng gulong, ayun, gamit ko. Oh, yan. Yes. Noon, maliit pa ako noon. Pero medyo mataba na rin ako. At, dapat ang salbabida ko yung maliit-liit na interior kasi kung gulong ng truck, nahuhulog-hulog ako dahil malaki. Pero yung mas maliit, yun, nahahawakan ko ng ganon. Yun. Pero hindi ka naman kailangan masyadong magsalbabida. Minsan mababaw lang, hanggang dito lang. Eh. Bata pa ako nung maliit ako, isipin mo. So, pero malakas ang agos, kaya naiinis ang mami ko dahil gawa ng ganon. Isipin mo, di ba? Putikan yun. Mahilig ako dyan sa mga ganon. Nanguhuli ako na. Tatampisaw. Okay. At saka mahilig ako manghuli ng gapi, butete, yung mga ganon. Tapos pag dun sa ilog, yung gurami. Ang dami ko inuhuli yung mga ganon. Yung gurami, nilalagay ko pa yung fishbowl ko, yung bilog na gano'n. Nilalagay ko yung gurami doon. So, wala naman yung akong... Yung pagiging bata mo na no? Oo. Oh, mahilig ako sa isda. Kaya mamaya siguro, pagkatakas ng show, yung ulam ko tilapia. Ano ba? Biya. 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 Pagkain no boy si Hana yan, di ba? Biya. Yes, anyway... Mga kaibigan, sa mga nanonood po, no, at saka sa mga ibang may kilala, at kami talagang sana matapos na po itong sitwasyon nito at talagang humupa na po ng tuluyan ang bahang idinulot po ng bagyong Ulysses. Patuloy po talagang itong mga reporters ikot na ikot at para malaman ang sitwasyon. Shane, it's almost lunchtime, mga kaibigan, kaya nga medyo Shane.
Double P. Bago tayo umano, magpaalam, meron po tayong nakuha sa Facebook page ng DPWH Regional Office 3 kung saan po ito po yung update nila as of 7 a.m. mga kaibigan, at may mga lugar po na not passable po to all vehicles. Katulad na lamang po itong sa may barangay Labibong Abon, yung kilometers 0166.900 hanggang dito sa may Labi Bridge din po, Barangay Labi Bongabon. And so yan, sa ano po na yan, pwede po ninyong bisitahin ang inyong ang Facebook page po ng DPWH Regional Office 3 para nang sagrang maging updated po tayo sa mga daan po kung sakali po kayo ilalabas ng inyong mga bahay. At passable to all vehicles naman po itong sa Baong Spillway, Barangay Labi, Bongabon, and Barangay Lusok, Bongabon, Nueva Ecija. So yung tubig daw po doon ay nagsubside na mga kaibigan. At dito naman sa Tablang Gabaldon Road is not passable po sa may Barangay Pantok Gabaldon to all types of vehicles. So yan yung update. And also sa mga electric cooperatives naman po natin sa Hopi, bisitahin lamang po nila ang mga Facebook page po ng Eco One. And kasi ang mga may problema yung wire mo. I think nag-aano yung wire. Yung sa sound mo. Hindi sa akin galing yun dahil medyo check your wiring for a. Pero anyway, medyo nag-clear out. Can you try it again? Oh, yan. Okay. So, Neko One Double P, pwede nilang visitahin ang kanilang Facebook page dahil po yung mga videos punta ng mga inararating po sa kanilang consumers. Dahil po, three hours ago, Double P, nakita ko sa kanilang Facebook page ay nailawan na rin po yung sa malapit kagabi po sa San Isidro ay nailawan na rin po nila yung mga barangay ng Tapon, Puno, malapit po doon sa Loke. Ganun din sa lungsod ng Gapan, bahagi mga barangay Bayanihan, San Francisco, Manimba, Loke, Bulak, at Mahipon, mga nailawan na rin po nila yan. At nagkakaroon na sila ng problema dahil nga po sa dati po rin mga pagawain na affected ang mga kapatid. Yung line mo, Shane, siguro we'll just postpone that report na lang on TV48, no? Na Facebook page. And kasi medyo maano yung ano mo yung sound, nag-short yung wire. Anyway, mga kaibigan, Shane, it's about lunchtime. Ilalabas po namin yung reports ng power restoration, no, energy station, yes. Mga kaibigan, ng bawat lugar. We'll post it in our Facebook page, so TV48. Shane? Anyway, yan po mga kaibigan. Nagdolo ko yung linya ni Shane, no? Siguro it's a wire problem nga eh. Kaya nga, hindi namin masyado naintindihan, pero nagpaalam na ni Shane. This is Double P, mga kaibigan. Nagpapasalamat po sa inyo dito sa ating programa na talagang it's a special broadcast pa rin ang ginawa natin because of these updates on reports sa mga nangyari po sa ating bagyo, no? With just tandaan niyo sa mga may plano bumiyahe, make sure mag-coordinate po kayo sa concerned consulate para nang sa ganon, mga kaibigan, ay hindi maabala ang inyong biyahe pagdating nyo doon at magkaroon kayo ng malaking problema, no? At patuloy po namin i-report even on our Facebook page, mga kaibigan, ang mga situation, especially sa kuryente. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aming programa. At sigurado pong babalik kami by next week. There will be a readjustment of the schedules na meron kami, no? And it will be a lot shorter ang program ng Double P. And you will also have another program that we have is Balitang Unang Sigaw. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo, Novo Ecijanos, at saka sa mga ibang nanonood. This is Double P signing off. Thank you po.
Si Aro.